Edward Manalo. Guwapo, misteryoso, suplado, millionaire, playboy and successful. May nakakalangong karisma na hinahabol ng mga kababaihang mga laruan lamang para sa kanya. Wala sa kanyang agenda ang pagpapakasal hanggang sa maikompromiso siya sa isang kasalang hindi niya gusto. Para makaiwas, pinakiusapan niya ang kanyang sekretarya na magpanggap na kasintahan niya. Alam niyang walang interes sa kanya si Diane Miranda dahil kabisado nito ang ugali niya. Pumayag naman si Diane sa kahilingan ng boss nito, ngunit hindi na ihanda ng dalaga ang sarili sa karismang dala ng binata sa puso niya. Paano niya paglalabanan ang namumuong damdamin para sa boss niya na alam niyang kahit kailan ay hindi siya kayang mahalin? Magandang araw, Angels! Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Good morning, Miss Miranda! Napakaaga yata ninyo ngayon, madilim-dilim pa! Mula sa pagbabasa ng dyaryo, ay tumingin sa bagong dating na empleyada ng Manalo Group of Companies ang security guard na nasa information desk sa gitna ng lobby ng gusali. Namula si Diane at parang napahiya siya sa kanilang security guard. Napansin niya ang ngiting sumilay sa sulok ng mga labi nito. Napakaaga nga naman niya, ang kalangitan ay hindi pa nasisilayan ng unang halik ng bukang liwayway. Magandang umaga rin, Jordan. Akala ko kasi madilim lamang dahil sa may bagyong darating. Hindi ko na kasi tiningnan ang oras sa pagmamadaling makarating dito bago bumuhos ang malakas na ulan. Palagi kasing nasa opisina ang isipan ni Diane bilang executive secretary ng president and general manager ng pinapasukang kumpanya. Very professional ang dalaga. Bihirang maliit at mag-absent. Masipag at very resourceful ang 22 years old na dalaga. Devoted siya sa kanyang trabaho. Iginala ni Diane ang mga paningin sa kabuuan ng lobby. Tahimik pa ang buong building. Siya pa lamang ang naroon, si Jordan at ang security guards, sa harap at likod ng kung saan naroon ang parking lot. Conservative and elegant ang design ng gusaling kinaroroonan ng tanggapan ng Manalo Group of Companies, isang giant business empire na tila hindi maawat sa pag-unlad. Lalo na ngayong pumasok na sa computers business ito sa ilalim ng electronics department nito. Ang may-ari at namamahala ng lahat ng ito ay ang isa sa mga Manalo Brothers mula sa angka ng mga milyonaryo sa Batangas, si Edward Manalo, lawyer and businessman. Pero mas nakahiligan ito ang negosyo kaysa sa hukuman. Si Edward, makisig, matalino at isang milyonaryo in his own right dahil he made his millions all by himself at hindi dahil sa pamilya nito. Ang binata ang boss ni Diane at ipinagmamalaki ng dalaga ang bagay na ito. Naudlot ang pagninilay niya nang marinig niyang magsalita si Jordan. Hindi niyo kailangang maging on-time palagi, Miss Miranda. Anito. Matagal pang bababa si Mr. Manalo, lalo na sa mga umagang tulad nito na may kasamang magandang babae sa pagtulog sa kanyang penthouse o love nest ayon sa mga taga rito. Pinagtaasan ang kilay ni Diane ang kausap. Anong sinabi mo? Love nest? Natigilan naman si Jordan na tila napahiya. Sorry, Miss Miranda, kung nadulas ako. Pero alam naman kasi ng halos lahat dito na ang penthouse ni Sir Edward ay... Hindi naman yata fair na pag-usapan pa natin ang taong nagbibigay sa atin ng hanap buhay. Hindi ba, Jordan? At wala siguro tayong karapatan na panghimasukan ng privado niyang buhay. Nadulas po lamang ako. Employer natin si Mr. Manalo. At anuman ang gawin niya sa buhay niya at panahon is his own business. Halatang napahiya si Jordan. Tama ho kayo. Kahanga-hanga ang inyong loyalty sa kanya. Dahil siya ang pumipirma sa paychecks ko, Jordan, at sa paycheck mo, at sa lahat ng namamasukan dito. Dapat nating tandaan ito. Lumakad na ang dalaga at tinungo ang elevator. Naiwang nagkakamot ng ulo ang nasermo ng security guard. Napansin ni Diane na namumula siya nang tumingin siya sa salamin sa loob ng elevator. Dahil ba sa sinabi ni Jordan na blind loyalty niya sa kanyang boss? Hindi niya ipinagtanggol si Edward dahil may pagtingin siya dito. Ni hindi niya nga gusto ang lalaki personally, pero iginagalang niya ito bilang amo. At kung pag-uusapan ng mga employees doon ang pagka-playboy ng milyonaryo,
may isang dapat na kumampi at magtanggol dito. At siya yun. Kahit na sa loob-loob niya ay asar din siya sa pagkababaero ng boss niya. Obvious naman na walang pakialam si Edward kung gaano nakaalam ng lahat ang mga personal affairs nito. Alam ni Diana tatawa lamang ito kung sakaling kumustahin niya ang gabi ng kanyang boss sa penthouse nito. Nakasama ang latest commercial model na kinuha ng kumpanya para ipromote ang bagong computer nito. Love nest? Ha! Medyo napalakas na asik ni Diane dahil nag-iisa lamang siya sa loob ng elevator. Kung siya ang tatanungin, may iba siyang itatawag sa penthouse ni Edward. Ngunit sa kanya na lamang iyon. Iniluwal siya sa 10th floor ng building. Binuksan niya ang pinto ng office suite at saglit siyang tumayo muna doon. Nawalang bigla ang isip niya sa penthouse ng kanyang boss nang mapagmasdan niya ang kabuuan ng suite na iyon. The sweep of glass sa kanyang harapan at ang view ng syudad ay nakapagdulot ng kasiyahan. Tanaw niya mula rito ang kabuuan ng syudad. Inayos ni Diane ang kanyang kulay abong palda at ang matching blazer over her light yellow silken blouse. Tiniyak niyang walang buhok na nakawala mula sa maayos na pagkakabusod ng kanyang buhok sa likuran. Palaging kulay abo o itim ang mga isunusuot niya sa opisina. Tailored and simple but elegant. Hindi niya type ang mga kulay na makatawag pansin. In her opinion, ang isang mahusay na sekretary ay nananatili sa background. Nagsagawa ng thorough check-up sa office suite ang dalaga. Tiniyak niya na nasa ayos ang lahat. Inayos niya ang desk ni Edward at pagkatapos ay nagpainit na siya ng tubig para sa kape. She turned to his personal computer. Nagtasa ng 3 bagong lapis, inilagay niya iyon sa ibabaw ng desk ng kanyang boss. Halos kabisado na ni Diane ang routine ng work nito pagkatapos ng mahigit 1 taong pagtatrabaho doon. 1 taon ng kanyang buhay ang ginugol niya sa Manalo Group of Companies. Pero after all that time, hindi pa rin gaanong kilala ni Diane ang karamihan sa kanyang office mates. Ganoon kasi ang gusto niya. Nakadistansya at hindi involved personally with anyone or anything. Pakikialaman lamang niya ang kanyang sarili at pababayaang uminog ang mundo. Isang desisyong ginawa ng dalaga ilang taon na ang nakararaan nang naging dahilan ng pagkasugat ng kanyang puso ang pakikipagkaibigan. Ayaw na niyang masaktan muli. So much for memories. Aniya sa sarili. Dapat na niyang asikasuhin ang mga trabaho para sa araw na iyon. Tiningnan niya ang mga bagong dating na advertising mock-ups, ang advanced copies ng isang ad campaign na isasagawa ng kumpanya ng Manalo Electronics. Mula sa portfolio ay inilabas ng dalaga ang mga larawang glossy at iniladlad ang mga ito sa ibabaw ng kanyang desk. Mahusay ang photography. Napakaganda ng commercial model at nakatayo sa tabi ng nasabing ilalabas na computer. Nakasuot ng sophisticated na pula ang model at may hawak na pulang parasol. Artistic ang pose na binigyan ng katarungan ng magandang model na si Aliza Sanchez. Nakasama ngayon ang boss niya sa penthouse nito. Nakatitig pa si Diane sa larawan nang pumasok sa opisina si Edward. Mukhang pumalpak ang hula ni Jordan sa loob-loob ng dalaga. Maagang pinagsawaan ng milyonaryo ang laruan nito. Good morning, sir. Bati ni Diane sa amo. Good morning. Hindi tumingin sa sekretarya nito ang lalaki. Tuloy-tuloy ito sa sariling tanggapan. Sumunod dito si Diane. Dala ang kanyang stenopad at naupo sa upo ang nasa harap ng desk ng bilyonaryo. Naglagay ng kape sa coffee mug nito si Edward. At pagkatapos uminom ay masuyong hinaplos nito ang bagong computer na nasa tabi ng desk nito. Na parang isang magandang babae ito. Pagkatapos ay saka pa lamang nito hinarap si Diane. Halatang bagong paligo ang lalaki. Basa pa ang buhok nito at amoy na amoy ang aftershave cologne nito. Muling nadama ni Diane ang mumunting kuryente na nanulay sa kanyang mga ugat. Just like the first time na magkita sila ni Edward nang interbyuhin siya nito for the job. Bago sila nagkaharap, ang tanging nalalaman niya tungkol sa lalaki ay isa itong abogado. May-ari ng Manalo Group of Companies at nagdedesenyo ng computers. Inakala niyang isang may edad ng negosyante ang makikita niyo noon na mag-i-interview sa kanya. Ngunit ang nakaharap niya ay isang powerfully attractive man na matangkad, macho, at may nakadadalang karisma na papangarapin ng bawat babae. Nasumpungan ng dalaga na she was staring at her boss at nang ma-realize niya ito, ay ibinaling niya ang mga paningin sa stenopad na nasa kanyang hawak. Did I pass your appraisal, Miss Miranda? Banayad na tanong ni Edward. Did you find anything wrong with me this morning? Nabawi ni Diane ang kanyang composure.
I think you need a haircut. Agarang tugon niya. Otomatikong nahaplos ni Edward ang buhok nito sa kanyang batok na abot na sa collar ng kanyang shirt. Kumislap ang makinang na brilyanteng bato ng singsing nito nang masinaga ng ilaw sa opisina. Parang nagulat ang lalaki nang ma-realize nitong kailangan magpagupit na nga ito. Thanks for reminding me. Formal na saad nito. May mga appointments ka bang ipapagawa ngayon? Walang mga lihim si Edward sa sekretarya nito, official or personal. Iisipin ko muna. Ibigay mo sa akin ang file. I want to go over it. Kinuha ni Diane ang file at iniabot ito kay Edward. Thanks. Ang Akiro Corporation ang computer programming na kumpanya na gustong bilhin ni Edward for expansion purposes and to double the services his own company can give to its clients. Pag-aari ito ng isang milyonaryong byudo na balikbayan. Lately, tila gusto nang bumalik nito sa Canada, kung saan may iba itong mga negosyo doon. Ang pagbibenta ng computer programming company ay isang linggo nang in progress sa pagitan ng dalawang milyonaryong businessman. Hindi ko maintindihan kung bakit atubili pa si Mr. Akiro na ibenta itong negosyo niyang ito na narito sa Pilipinas, samantalang lahat ng holdings nito ay nasa Canada. Naiiritang saad ni Edward. Akala ko madali kong mabibili ito sa lalong madaling panahon. Hindi kumibos si Diane. Hindi naman hinihingi ng boss niya ang opinion niya. Nag-iisip lamang ng malakas ang lalaki. Any messages? Tanong nito pagkatapos. Tiningnan ni Diane ang list of messages sa kanyang record book. Yes, may ilan. Una, tumawag si Lando. Tinatanong nito kung pupunta ka sa Isla Playa Resort ngayong weekend. Matagal ka na raw na hindi niya nakikita. Tatawagan ko na lamang ito. Any more calls? Yes, tumawag si Minda, sila Arnie at si... Never mind ang mga babae. Any business call o mula sa mga male species? Umiling si Diane. Ang mga tawag sa iyo ay mga maarte na female species. Tila nakakalokang sabi niya. He flashed her an amused smile. Gusto kong maging maayos ang lahat bago kami magkausap ni Mr. Akiro. Sabihin mo kay Donald na okay na itong mga larawan at pwede na itong gamitin kahit alin dito. Tanungin mo kung kailan ko makikita ang television spots. Sabi nito na sa susunod na linggo daw. By the way, would you like me to work overtime this weekend? Baka kailangan mo pa ng additional info sa Akiro case. Naniningkit ang mga matang napatingin sa sekretary si Edward. Handa kang aksayahin ang weekend mo para dito? Nainis naman si Diane. Parang hindi ma-appreciate ng boss niya ang sinabi niya. Bahagi yan ng trabaho ko. Maraming mga trabaho dito na dapat tapusin. Magpahinga ka na lang muna, Miss Miranda. Duda akong magkakatapos kami ng usapan ni Mr. Akiro ngayong weekend. Anyway, nagpapatumpik-tumpik ito sa negosasyong ito. Okay. Ang gusto ko ay paghandaan nating mabuti ang sneak preview party sa launching ng bagong computer na idaraos 3 weeks from now. His fingers kept tapping the glass surface of his desk. He seemed restless. Naitanong ni Diane sa sarili kung ano ang mabigat na problema ni Edward. Oo nga pala. Miss Miranda, padalahan mo ng 100 yellow roses si Mr. Elise Sanchez. Nasa room 427 ito ng Ambassador Hotel. Isinulat ito ni Diane sa kanyang stenopad at tumayo na siya. Pangkaraniwang trabaho na niya ito pagkatapos ng overnight talk ng boss niya. Kadalasan ay red roses ang ipinapadala niya. Ngayon ay yellow. Espesyal kaya si Elise kay Edward? Miss Miranda. Napatigil sa paglakad ang dalaga and turned. Yes, sir? Alam mo bang pareho kayo ni Lando? Hindi magandang iniisip niya sa akin. I'm sorry pero nagkakamali ka. Wala akong karapatang pag-isipan ka ng ganyan, Mr. Manalo. Ang totoo, niisipin ka man lamang ay wala akong karapatan. Walang emosyon ang malamig na tinig ng dalaga. Kung wala ka nang ipag-uutos, babalik na ako sa desk ko. Go ahead. Pagsapit ng Sabado, nagtungo si Diane sa bahay ng kapatid niyang si Chris at hipag na si Rachel. May isang anak ang mag-asawa, isang 3-year-old girl. Tuwing Sabado basta wala siyang overtime, naroon si Diane maghapon. Parang family reunion nila dahil dalawa lamang silang magkapatid ni Chris. Mahal na mahal ni Diane ang pamangkin niyang si Bea. Agad niya itong kinarga matapos ibigay ang pasalubong dito na pongkan at mansanas. Ini-spoil mo na yan, sis. Ani Chris sa kanya. Tuwing Sabado hinihintay kanya natang pasalubong mo.
kung bakit kasi hindi ka pa mag-asawa at nang magkaroon ka na ng sariling baby. Biro naman ni Rachel. Haya na naman kayong dalawa, ha? Manong tigilan nga ninyo ako dahil wala pa akong balak lumagay sa magulo. Nagkatawanan sila. Napansin ni Daya na maliban sa high chair ni Bea, ay may ekstrang pinggan sa mesa. Kanino yan? May bisita ba kayo? Tanong niya. Dito kakain ang kaopisina ni Chris na si Rafael. Ani Rachel. Eligible bachelor. Matatagang trabaho at gwapo. At irereto ninyo sa akin, ganoon ba? Rachel, ilang ulit ko na bang sasabihin hindi ako interesadong makipagkilala kahit na kanino man sa ngayon? At kahit kailan, hindi ba? Agaw ni Rachel. Hipag, napakatagal ng panahon nang lumipas at mukhang wala ka ng balak na bigyan ng ibang pagkakataon ng iyong puso. Hindi naman sa wala akong balak. Wala lamang akong makitang type ko. They don't come up to my standards. Dahil fantastic ang standards mo. Napakarami kong kilalang gustong makipagkilala sa'yo, makikipagkaibigan man lang. At ano naman ang natatanging katangian ng bisita natin ngayon na hindi ko pa nakikita sa iba? Ngumiti si Rachel. Well, at last you've come to your senses. Ito ang may-ari ng kalahati ng stocks ng kumpanyang pinapasukan ng Kuya Chris mo. 35 years old at byudo na, with 3 adorable children. Ngunit alaga ng lola nila ang mga ito. Byudo at may 3 anak? Wow naman, Rachel! May galit ka ba sa akin, hipag? Pero mahilig ka sa bata, hindi ba? Gustong-gusto mo si Bea at... Pamangkin ko ito at pamilya. Iba naman yun. Yes, mahilig ako sa bata. Pero hindi ako ready sa ganoong responsibilidad agad. Pero ano ba talagang hinahanap mo sa isang lalaki? Pabayaan na lamang ninyo akong maghanap ng sarili kong boyfriend, pwede? Kontento ako sa buhay ko ngayon. Walang hassle. I love my work. And I earn enough para mabuhay ng maayos. I'm only 22 and I don't need a man. Pero hindi ka ba nalulungkot kung minsan? Of course, lahat naman ng tao ay nakararamdam ng lungkot kung minsan. Kilala mo si Jonas Rachel. Minahal ko ito ng labis. At nang mawala ito sa akin, isang superman lamang siguro ang maaaring makapantay sa mga katangian nito. Para sa akin, mananatiling siya lamang ang maaari kong mahalin. Pero wala na siya. Nasa taas na si Jonas Dayan. Pero ikaw, you have to move on. Gusto namin ni Kuya Chris mo na makita kang nasa ayos at maligaya. But I'm happy. Sususunod na igagawa niyo ako ng blind date, hindi na ako pupunta pa dito. Okay, promise, hindi na. Pakiharapan mo na lang muna ngayon si Rafael alang-alang sa kuya mo. Hindi na mauulit to. Sige, I'll do my best. Nagsisi si Dayan kung bakit pumayag siyang makilala ang kaibigan ni Kuya Chris. Ayos naman ang personalidad ng lalaki at obvious na attracted agad ito sa kanya. Pero kapag nahahawakan ito ang kanyang kamay, she shrouded from his touch. Ganoon na lamang ang relief na nadama niya nang dumating ang oras ng kanyang pag-uwi at pinakatanggi-tanggi niya ang offer ni Rafael na ihatid siya nito. Ngunit nagpumilit si Rafael na ihatid siya. Alang-alang sa Kuya Chris niya, ay nagpa-unlock si Dayan. But she made it very obvious na she did not like him. At nakahalata marahil si Rafael kaya nagpaalam na agad ito. Kinabukasan ng Linggo, pagkatapos niyang magsimba ay nagpahinga buong maghapon si Dayan. Inihanda niya ang kanyang energy para sa susunod na Lunes. Nagulat si Dayan nang mabulwagan niyang nakaabang sa kanya si Rafael sa may gate ng kanyang bahay ng Lunes ng umaga. Ibang sasakyan na naman ang dala ng lalaki. Isang navy blue Pajero na tila bagong-bago pa. Nagpumilit itong ihatid siya sa opisina. Tinanggihan niyang lahat ang mga imbitasyon ni Rafael na kumain sila sa labas. Diniretsa niya ang lalaki na walang maaasahan ito. At kung maaari ay huwag na siyang gambalain pa. Nagpasalamat siya politely nang bumaba siya sa Pajero pagdating nila sa tapat ng gusaling pinapasukan niya. Walang lingon-likod na lumayo ang dalaga sa naghatid sa kanya. Sa kanyang pagmamadali ay natapilok siya at muntik nang madapa. Hindi sinasadyang makabanggit siya ng isang salitang hindi pa niya nabibigkas. Miss Miranda, anong sinabi mo kanina? Bawal yun ha. She turned to see Edward sa likuran niya nang itutulak sana ng dalaga ang revolving door. Sir, anong ginagawa mo at narito ka na agad? Hindi ba't dapat ay bukas pa ang dating mo? Last Saturday pa. Doon ako nag-weekend sa Isla Playa Resort. Para matigil sila ando sa kakasabing hindi na nito ako nakikita doon. Isla Playa? Saan na nga ba ito?
Sa Palawan, malapit sa El Nido. Napakalayo, no? Yes, pero sulit dahil napakaganda ng lugar. Parang magic ito dahil relax na relax ang pakiramdam ko tuwing manggagaling ako doon. Sort of an island paradise na pag-aari ng aming pamilya. Sabay silang pumasok ni Edward sa elevator. Nakataas na ng ilang palapag ang elevator nang biglang tumigil ang binata in between floors. Namatay ang ilaw sa loob. Anong nangyari? Nasira yata ang elevator. Asik ni Edward. Kai-inspeksyon lamang ng maintenance dyan kamakalawa. Palagay ko ay nawala ng power. Baka brown out. Dahil sa biglang alinsangan, inalis ni Edward ang Amerikana nito. And in doing so, nadinggil ng kamay nito ang pusod sa buhok ni Diane. Dahilan para matanggal ang pins dito at lumaylay ang buhok nito. Hindi na makapagreklamo si Diane dahil ang pakiramdam niya ay nasa loob sila ng nicho. Mabuti naman at biglang nagliwanag at muling bumaba ang elevator sa ground floor. Maraming empleyado ang mga naghihintay sa labas. Naroon din ang security guard na si Jordan at dalawang maintenance na tinawag nito para tignan ang elevator. They were met with curious stares ng mga naghihintay. Oh, may welcome party para dito. Sarkastikong wika ni Edward. Ayusin nga ninyong mabuti ang lifts na yan. Anito sa mga maintenance. Humiwalay si Diane sa boss niya. Conscious siya sa nakalugay niyang buhok na tinitingnan ni Jordan. Mukhang hindi naging enjoyable ang elevator ride ninyo ni sir. Biro nito. Kung ang buhok ko ang tinutukoy mo, Jordan, nakalugay nga ito. Pero hindi nangangahulugang kinuswat ito ni Mr. Manalo sa loob ng elevator. Natatawang wika ni Diane. Natabig nito ang pagkakapuyod ko nang tinanggal nito ang Amerikanang suot niya. Okay, sinabi mo eh. Natatawa ding wika nito pero halatang hindi ito naniniwala. Agad nagtungo sa ladies room si Diane nang makarating siya sa opisina. Napapikit siya nang makita niya ang kanyang ayos. Bukod sa nakalugay ito, gusot na gusot pa. Kaya naman siguro kung ano-ano na ang nasa isip ni Jordan. Pero nagpapasalamat siya na hindi siya sinaling ni Edward. Nagsuklay siya nang dumating ang isang typist at nagpadala ng mga papeles na pipirmahan ni Edward. May kakaibang klase ng tingin ng mga mata nito nang tumingin sa kanya. Nakakainggit ka naman! Kinikilig na wika nito. May kalahating oras din kayong nagkasama ni Sir Edward sa elevator na yun. Napaka-exciting sigurong makulong sa madilim na kasama ang isang gwapong boss. Kinikilig na wika pa ng babae. Nagkibit-balikat naman si Diane and gave the girl a cold stare. Mukhang you really had a good time, Diane. What do you think? Sarkastikong tugon ni Diane. Totoo bang may couch dito sa opisina niya na pwedeng i-convert sa kama when the occasion demands? Wala akong nakikita. Pero hayaan mo tatanungin ko si boss at sasabihin kong interesado kang malaman. Uy, huwag naman! Nagbibiro lang naman ako! Anang typist at nagmamadali nang lumabas. Nagring ang telepono. Inis na dinampot ni Diane ang receiver. Oh, ikaw pala Rachel. Kumusta ang date ninyo ni Rafael? Hindi kami nag-date and I got rid of him totally. I don't want to talk to him, okay? Naaalala ko ay nakahanda ka na para sa kaunting human warmth, Diane. Pero hindi si Rafael ang makakapagpadingas ng warmth na yan. Parang gusto mo nang mawala na kasama ni Jonas. Unti-unti mong sinisira ang iyong sarili. Hindi ka na interesado sa buhay. Saka nagtatago ka, Diane. Wika pa ni Rachel. Saka na tayo mag-usap, Rachel. May problema lamang dito sa opisina ngayon at napakarami kong trabaho. Hindi na binigyan ni Diane ang pagkakataon ng hipag para makapagsalita. Saka na lamang kita tatawagan. Bye. Tama kaya si Rachel? Naitanong ni Diane sa sarili. Kahibangan ba ang gustuhin niyang mapag-isa? Kaysa makisalamuha sa iba kung hindi naman niya ikasasaya ito? Kung buhay si Jonas, hindi siya magkakaganito. Ngunit wala na ito. At ayaw niya itong palitan ng iba. Bakit hindi siya maunawaan ni na Chris at Rachel? Why can't they just leave her alone? Nakita niyang lumabas ang dalawang maintenance supervisor sa tanggapan ni Edward at agad ding tumunog ang kanyang intercom. Sir? Kailangan kita dito, Miss Miranda. Nakatingin sa labas ng glass wall si Edward at nakatalikod sa pinto nang pumasok si Diane. Matagal na siyang nakaupo sa harap ng desk ng lalaki pero hindi pa rin siya hinaharap nito. Sir, gusto ba ninyong bumalik na lamang ako? He turned around at naupo sa kanyang swivel chair. No, I'm sorry, pero may iniisip lamang ako. Naramdaman ni Diane na pinagmamasdan siya ni Edward. Hindi siya tumingin dito at ang kanyang steno parang tinititigan niya.
hindi niya malaman kung bakit biglang kakaiba ang pagtibok ng puso niya. Gusto kong idikta ang ilang bagay na tungkol sa napag-usapan namin ni Mr. Aquino sa Cebu last week. Panimula ni Edward, nakahinga ng maluwag ang dalaga. Dinampot niya ang kanyang lapis as the dictation began. Nakuha niyang lahat in perfect shorthand. Ang pag-uusap ay tungkol sa negosasyon ng Aquino Computer Programming Company, facts and figures, and then she interrupted the dictation. Sir, tungkol sa last paragraph, parang duda ako na tama ang narinig ko. Basahin mo. Binasa ni Diane ang nasa notepad. Finally, sinabi ni Aquino na hindi niya ipagbibili ang Aquino Programming. Ngunit gusto nitong mag-merge ang kanyang computer programming company sa Manalo Electronics at ang pinakamadaling paraan para may sagawa ito ay ang pagpapakasal ko sa kanyang anak na dalaga. Yes, you got it right. Yan ang idinikta ko kanina. The last part of our conversation ni Aquino. Any question? Umiling si Diana tumingin sa binata. Her eyes ask 100 questions. Ngayon ay naiintindihan mo na marahil kung bakit tensyonado ako kaninang umaga. Masisisi mo ba ako? His voice seemed tired and there was a note of helplessness. Inilapag ni Diana ang lapis at notebook sa mesa. Napailing siya. I can't believe na sinabi ni Mr. Aquino yun. Pero sinabi niya, binanggit niya ang merger. And then he said, hindi mo pa nakikita ang anak kong dalaga, no? Ang tangi kong heredera. Bagay ko yung dalawa. And so forth and so on. And you came to the conclusion na gusto nitong ipakasal ang dalaga nito sa'yo? Baka naman nagkakamali ka, sir. Hindi, Diana. Alam ko ang pinupunto ni Aquino. Ilang taon na daw ang anak ni Mr. Aquino? Graduating na raw ito sa computer science and she will be 21. How do you know kung magugustuhan ka naman ito? Hindi pa kamo kayo nagkikita. I know she will be very interested. Huminga ng malalim si Edward. Pero ayoko nang bigyan nito ng pagkakataong malaman ito. Kung gayon ay mukhang wala nang katuturan ng inyong negotiation. Shall we close the Aquino file then? No! Napatayo si Edward at lumapit sa may bintana. I'm not giving up and I still intend to buy this computer programming company. Anong gagawin mo, sir? What can you suggest, Miss Miranda? This is a difficult situation. Kapag na-offend ko ang damdamin ni Aquino, I stand to lose the chance to convince him to sell his company to me. Or I'll have to marry his daughter. Malaki nga ang problema mo, sir. Ang the best solution that I could think is for you to marry Mr. Aquino's daughter. Hindi ka pa magkakagasto sa pagbili ng inaasam mong computer programming company. Hindi naman ako napaka-desperado para gawin niyan. Bumuntong hininga si Diane. Hindi ako makapaniwala na nangyayari pa rin pala ito sa tunay na buhay. Hindi dapat ikinokompromiso ng magulang ang anak sa business transactions. Akala ko nangyayari lamang ito during the medieval times. May pakiramdam ako na ang anak mismo ni Aquino ang nagpakana dito. Akala ko ba hindi pa kayo nagkikita? Malay mo kung nakita na ako nito. Bakit hindi mo isuggest kay Mr. Aquino na ipakilala nito sa iyo ang anak nito? Ginawa ko na yan. Inaniyahan ko sila sa Isla Playa Resort this weekend. Tumitig sa sekretarya nito si Edward. Sinabi kong hihintayin namin silang mag-ama ng aking nobya para ipakita ang kagandahan ng isla. The silence that followed was deafening. Si Diane ang unang nagsalita. May nobya ka naman pala eh. Kaya pala masyado kang upset sa pagpapahiwatig ni Mr. Aquino tungkol sa anak nito. Alam na ba ng nobya mong tungkol dito? Wika pa ng dalaga. Alam na nito ngayon. Gusto kong malaman ni Aquino na hindi na ako eligible para pakasalan ng anak nito. At kahit kailan ay hindi na posible ito dahil nga sa may nobya na ako. Ngayon kapag nagkaroon na ng merger o naibenta na sa akin ng kumpanya, bubuwagin ko na ang relasyon ko sa aking nobya. I see. Nagrasp ka agad ni Diane ang pansamantala lamang palang relasyon ng milyonaryo sa sinasabi nitong kasintahan. Sino ang maswerteng babae, sir? Alam na ba nito na temporary arrangement lamang ang lahat? I'm sure na matutuwa si Miss Ellie Sanchez sa papel na gagampanan nito dahil isa ring sumisikat na artista ito. She is perfect for the role. Sinong nagsabi sa'yo na si Miss Eliza ang tinutukoy ko? My God, that woman is waiting for every possibility to trap me into marriage. Baka mauna pa ito sa pamimilit sa akin. No way. Seryoso na saad ni Edward. Nararamdaman ni Diane na nagiging tensyonado na rin siya. Bakit ba sinasabi sa kanya ng boss niya ang lahat ng ito? Kung gayon ay, sino ito, sir? Nagsimula ngumiti si Edward. Isang makahulugang ngiti na naghatid ng kaba sa dalaga.
Kailangang makilala ka ni Mr. Akiro, Diana. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay tinawag siya sa first name ng kanyang boss. Kinuyom ng dalaga ang kanyang mga kamay. Sinabi ko rin kay Akiro na handa kang samahan akong mag-entertain sa kanila sa isla this weekend. Hindi ba, sweetheart? Nakangiti na wika pa ni Edward. If this is your idea of joke, sir, it is not funny. Medyo mataas ng bahagya ang boses ni Diana. Matiim siyang pinagmasda ng milyonaryo. Hindi ako nagbibiro, Diana. Humihingi ako ng tulong sa'yo. Ayokong masangkot dito, sir. Ipagkakait mo ba sa akin ang iyong tulong, Diana? Sir, marami namang ibang babae dyan na higit na maganda at angkop sa plano mo. Baka hindi kayo paniwalaan ni Mr. Akiro kung ako ang papapel na nobya mo. At bakit naman hindi niya paniniwalaan? Hindi tayo bagay, sir. I'm too plain and ordinary for you. At bilang sekretary mo, well, hindi ka panipaniwala. Napakaraming cases ng mga bosses falling in love with their secretaries. Nanonood ka naman siguro ng mga movies, Diane, hindi ba? Sir, sinasangkot mo ako sa isang panlilin lang. Hindi ko kaya to. Gusto mo ba ang trabaho mo dito? Oo, hindi na sana ako magtatagal kung hindi. Well, kung gusto mong manatili sa iyong trabaho? Ibiniti ni Edward ang ibang sasabihin. Pero his words sounded like a threat. Naramdaman ni Diane na tila biglang naging mainit sa loob ng opisina, kahit bukas naman ang aircon. Sorry kung hindi magugustuhan ng boyfriend mo ang bago mong assignment, Diane. Tell him it's only temporary. Boyfriend ko, sir? Yung naghatid sa'yo nung muntik ka ng madapa. Si Rafael, sa loob-loob ng dalaga. Nakita pala ng boss niya ito. Biglang nagrebelde ang damdamin ng dalaga. The reliable Miss Miranda. Naisip niya, palaging naroon para sa boss niya? Ever loyal and subservient. Ni hindi iniisip ni Diane na maaaring may boyfriend siya na tututol sa ipapagawa nito sa kanya. Iniisip siguro ng milyonaryo na walang magkaka-interes sa kanya. Alam mo palang may boyfriend ako, sir. Sana sinangguni mo man lamang muna ako bago kayo nagbitiw ng ganong statement kay Mr. Akiro. I'm sorry for that, pero magulo ang isip ko noon at ikaw lamang ang nasa isip kong maaaring makatulong sa akin. Hinagod siya ng tingin ni Edward mula ulo hanggang paa. Sa pakiramdam niya ay para siyang isang uri ng merchandise na undergoing inspection. May nangyari na ba sa inyo ng boyfriend mo? Nangyaring ano? Alam mo na. Kailan pa nagkaroon ng kaugnayan ng private affairs ko sa aking trabaho, sir? Just curious. Walang nangyayari sa amin at hindi ako naniniwala na kailangan na agad humantong sa ganoong bagay, Mr. Manalo. Seryoso na saad ng dalaga. I promise to return you to him whole and untouchable. Pagkatapos naming magkapirmahan ni Akiro sa merger o sa bintahan ng kumpanya nito. Pero hindi pa ako pumapayag sa pinapagawa mo sa akin, sir. Kailangan pag-isipan ko kung kaya ko ito. This is very complicated and delicate matter. Ano naman ang mahirap dito, Diana? All you have to do is be by my side sa isla and pretend that you're madly in love with me. Kaunting lambing. On my part, hindi mahirap gawin ito. Dito ako expert as you very well know. Iyon na nga ang problema, sir. Sa loob-loob ng dalaga, natatakot siya kay Edward. At alam niyang hindi siya makapagpapanggap dahil wala siyang kagusto-gusto sa boss niya. Bibigyan kita ng salary increase, ani Edward, and a bonus for this particular job. At makakatulong ka sa kumpanya kapag nakuha ko ang computer programming company na ito. Salary increase and a bonus, hindi masama, mas naiisip ni Diane. Kailangan niya ito with the rising cost of living. Besides, kapag nalaman ni Rafael na may nobyo na siya, hindi na siya kukulitin ito. What about it, Diane? Pumapayag ka na ba? Napalunok ang dalaga. It seems na wala naman akong choice, hindi ba, sir? Right, and thank you, Diane. I only hope na sana ay maging matagumpay itong gagawin natin. Kaya nga ikaw ang pinili ko eh. You are intelligent, and I know you won't let me down. Inisip ni Diane ang mga babaeng nagdaan sa buhay ni Edward Manalo in the course of time ng pagtatrabaho niya sa milyonaryo. Walang pangkaraniwan ang anyo ng mga ito. Lahat ay magaganda, commercial model material. Alam kong hindi dahil sa physical appearance ko kaya mo ako pinili. May I know the real reason why you chose me? Dahil ikaw lamang yata ang natatanging babae na hindi nagkaroon ng interes sa akin, Diane. Hindi mo makakalimutan na nagpapanggap lamang tayo. So hindi mapanganib ang aking kalayaan dahil wala akong balak na ilagay ang sarili ko sa isang patibong. Ang ganda ng pananaw mo tungkol sa kasal, sir.
dahil hindi ako naniniwala dito. Wala pa akong natatagpuan na babae na gusto kong makita sa harapan ko habang nag-aalmusal ako. Di huwag kayong sabay mag-almusal. Pwede ba yun kung mag-asawa na kayo? Sumandal sa kanyang swivel chair si Edward. So it's settled. From this day onward, you are my sweetheart at mahal na mahal kita. Hindi kumibos si Diane dahil hindi niya maitatanggi na sa kabila ng lahat ay nakaramdam siya ng kakaibang kiliti sa puso niya. Pero pilit niyang inignora ito. Tama naman si Edward. Ang ilang araw na pagpapanggap bilang future Mrs. Edward Manalo ay walang pinsalang maidudulot. Marahil ay matatapos na ang deal namin ni Akiro sa isla. Kapag na-realize ni Akiro na out of the question ang tungkol sa dalaga nito at sa akin. Sinimula na ni Edward ang pagbabalangkas sa mga detalye ng kanilang plano. Alam ni Diana hindi na siya makakaurong pa. Alam din niyang seryoso si Edward sa pagpapatalsik sa kanya sa trabaho kapag tinanggihan niya ang kahilingan nito. Isa itong pure and simple blackmail sa loob-loob ng dalaga. Once more, his gaze roamed over her, from her head down to her toes. Sa palagay ko ay makakatulong ng malaki sa personalidad mo kung magsusuot ka ng mga bistidang buhay at attractive ang kulay. Hindi tulad ng palagi mong sinusuot na gray and black at walang kabuhay-buhay. Uminit ang mukha ng dalaga. Sir, why don't you go shopping for a new wardrobe? Charge everything to me and consider it as another bonus. Ini-imagine ni Diane ang sarili sa loob ng mga class boutique sa Makati City at charging item kay Edward Manalo. Marahil ay iisipin ng mga tauhan na isa siya sa mga babae ni Sir Edward. Wika niya sa kanyang sarili. Huwag na sir, salamat. Kiming tanggi ng dalaga. But I insist. Diane, kailangang ayos ang suot mo. From clothes, shoes, bags and accessories. Maniwala kaya si Mr. Akiro na nagustuhan mo ako? Maaring magduda ito. Kaya nga kailangang kumbinsihin natin itong mabuti. It all depends upon you, Diane. Ikaw ang salbabida dito. Nainis ang dalaga. Parang inaasahan mong matutuwa ako, sir, sa ideyang magpanggap na nobya mo. Tandaan mo lamang sana na ang magiging resulta ng aming transaksyon ay nakadepende sa iyo. I'll try my best para makawala agad ako sa kalokohang to. Hindi ako makapaniwala sa napasukan kong gusto't na ito. Lihim na himutok ni Diane. Nang makabalik na siya sa sariling tanggapan, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Namumutla siya. Winisikan niya ng malamig na tubig ang kanyang muka. Baka magising siya mula sa isang kakaibang panaginip. Ngunit hindi na niya matatakasan ang problema. Pinunasan niya ang muka at nagbalik siya sa kanyang desk. Baka makalimutan niya ang lahat ng ito kapag nagtatrabaho na siya. Nalilito na napailing na lamang ang dalaga. Dapat ay nakahinga na siya ng maluwag nang umalis si Edward for a business conference. Ngunit napapaigtad ang dalaga tuwing bumubukas ang pintuan ng opisina. Later in the afternoon, dumating ang advertising manager nila. Hinahanap nito si Edward. May pinuntahang conference. Wika ni Diane sa ad manager. Malaking malaki ito and stocky. Mahilig sa loud colors. Ngayon ay orange ang polo nito at Olivia Green ang pantalon. Naupo sa sulok ng desk niya ang lalaki. Tama na muna yung trabaho. Biro nito. When the cat is away, the mouse should play. Hindi ako daga, no? Tapos na kayang tignan ni boss ang mga larawan para sa ad campaign? Okay na raw ang mga ito. Iniabot ni Diane sa ad manager ang portfolio. May isang kinuha dyan si Mr. Manalo. Ewan ko kung alin. Ilalagay niyang sigurado yan sa koleksyon niya ng mga beauties na napaligaya na niya sa kanyang black book. Ilang volumes na marahil ang mga ito, containing pictures and illustrations and all. Tumalikod si Diane kay Donald para hindi nito mapansin na nairita siya. Ngumiti si Donald. Ano ba ang mayroon sa boss mo at maraming naluloko dito? Isa na ang pera, ang magnetism at attraction ni boss. Maapil ito sa opposite na kababaihan. Oo nga, ang sarap sigurong maging milyonaryo, no? Pero alam mo, Diane, kahit siguro janitor lamang si Mr. Manalo, hahakot pa rin ito ng babae. Iba ang dating eh. Irresistible. Alam mo bang sa kakapuri mo sa kanya, Donald, ay naghihinala na tuloy ako na Becky ka? Bigla naman silang nagtawanan. Tama si Donald sa loob-loob ng dalaga. Her boss is undeniably and simply gorgeous. Maswerte nga lamang siya dahil immune na siya sa charms ng milyonaryo. Dahil buko na niya ang pagkababaero nito at nawala na siya ng gana noon pa lamang una siyang magtrabaho dito.
Besides, hanggang ngayon ay attached pa rin ang isip niya at damdamin kay Jonas. Hindi mo type si Mr. Manalo, no? Biglang naitanong ni Donald na parang nabasa nito ang nasa isip ni Diane. Mukhang ikaw lamang dito ang hindi tinatabla ng karisma nito, ah. Anong uri ng lalaki ba ang hinahanap mo, Diane? Nakita mo na ba ito? Minsan, pero nawala ito. At hindi na ako naghanap pa ng kapalit. All I want is peace. No hassles, no commitments. Pero heto ako ngayon at kasangkot sa isang palabas. Naisip ng dalaga. Magpapanggap na nobya ni Edward Manalo. Nagring ang telepono at agad na sinagot ito ni Diane. Nagpasalamat siya sa interruption dahil naudlot ang pagtatanong ni Donald. Diane? Ang tinig ng babae ay banayad. Masarap pakinggan. Alam ka agad ni Diane na hindi ito isa sa mga babae ni Edward. Saglit na nag-iisip ang dalaga at pagkatapos ay ngumiti ito. Hello, Mrs. Manalo! Mula sa kabilang linya ay natawa si Eileen Santos Manalo, ang may bahay ni Robert na nakatatandang kapatid ni Edward. Akala ko hindi mo ako makikilala. Ngayon ko nalaman kung bakit ang tawag sa iyo ni Edward ay isang ginto. Napakaganda ng painting na iniregalo ni Edward sa akin nung kaarawan ko. Mabuti at nagustuhan mo. Wala dito ngayon si Edward, Mrs. Manalo. Pero ipararating ko dito ang inyong pasasalamat. Hindi naman si Edward ang gusto kong makausap, kundi ikaw talaga, Diane. Alam kong ikaw ang pumili at bumili sa painting na iyon para kay Edward. Nagpapasalamat ako sa iyo. You have a good taste, darling. At tawagin mo na lamang akong Eileen, please. Kung yan ang gusto mo. Thanks for calling. Labis na nasiyahan si Diane. Hindi pa niya nakikita si Eileen Manalo, ang hipag ni Edward at asawa ng Kuya Robert nito. Ngunit sa mga narinig niya tungkol sa babae at sa paraan ng pakikipag-usap nito sa telepono, alam ng dalaga na mabait ito at matalino. Kasalukuyan niyang kausap si Eileen nang dumating sa opisina ang commercial model na si Elise at saglit na tumayo ito at taas kilay siyang pinagmasdan. Umalingasaw ang pabango ng babae. Pinagmasdan nito ang paligid. Bahagyang umiti si Donald at ngayon ay lumapit na sa desk ni Diane. Mukhang nainip ito dahil hindi naasikaso kaagad. Ang tagal naman ng usapan na yan. Sarkastikong wika nito na nakataas pa rin ang kilay. Dapat malaman ni Edward ang conduct ng perfect secretary nito. Nariyan ba siya? Wala siya dito. Hindi sinabi kung kailan babalik. Tinaraya ni Diane ang kausap. Anong kailangan mo? Maghihintay ako. Naupo at nagdekwatro pa si Elise. Muling nagring ang telepono. Si Eileen ang tumatawag dahil may nakalimutang sabihin kay Diane. Of course, Mrs. Manalo. Ipinagdiinan ni Diane ang apelyido ng kausap at ang salitang Mrs. Sasabihin ko sa kanya ito. Mrs. Manalo? Elise sounded horrified. Napatingin ito kay Diane. Sarkastikong natawa naman si Donald. Bakit tila nagulat ka na may Mrs. Manalo? Eh may asawa ka rin namang tinatago somewhere, hindi ba? Namula si Elise. Bakit ka ba nakikialam sa akin ha? Photographer ka lamang dito. Walang nag-imbita sa'yong pumunta dito. Singhal ni Donald. At ayaw na ayaw ni boss na tinututukan nito ng mga babaeng hindi naman ito pinapatawag. Pinandilata ng commercial model si Donald. Pero ngumisi lamang ang photographer. Nagkainisa naman ang dalawa ng kasalukuyan ng photo sessions para sa computer ad. Napaka-arte daw ni Elise, ayon kay Donald. At ayon naman sa babae, mabagal daw kumilo si Donald. Naniniwala akong may plano na si Mr. Manalo para sa gabing ito at natitiyak kong hindi ka kasama doon. Anang ad manager and photographer sa kausap. Tama ka, Donald. Mula sa may pintuan ay narinig ng mga ito ang isang baritonong tinig. At ngayon, mag-evaporate na kayong dalawa ni Miss Elise. Kami ng sweetheart ko ay bibili ng engagement ring. Nakahanda ka na ba, Diane? Love? Lumapit ang milyonaryo sa nabiglang sekretarya at hinagkan pa siya nito sa mga labi. Kitang-kita ni Diane na halos malaglag ang mga panga ng dalawang kaharap niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa pakiramdam niya ay lalagnatin na siya. Parang umikot na naman ang silid. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na doon sina Donald at Elise. Nagring ang telepono at halos hindi lumabas ang tinig ni Diane nang sagutin niya ito. Si Eileen. Aniyat inabot kay Edward ang receiver. Habang nag-uusap ang dalawa, naaalala ni Diane ang nakita niyang takot at gulat sa mukha ni Elise nang marinig dito ang sinabi ni Edward tungkol sa kanilang dalawa. Ang magandang mukha ng commercial model
ay naging mabagsik na maskara. Matatawa sana siya kung hindi siya ang naging dahilan ng anyong iyon. Gayon din si Donald. Hindi rin may drawing ang mukha nito kanina. Hindi naman sana dapat na nangyari ito sa loob-loob ni Diane. Ano kaya ang dahilan at nagawa ni Edward ang eksenang yun? Para madisgustado si Elise, napaisip ang dilaga. Naroon si Donald nang mangyari iyon at tiyak nakakalat na ang pangyayari sa buong opisina. Kahit lalaki si Donald, ay may pagkatsismoso ito. Inis na inis si Diane, lalo na nang makita niyang nakikipagtawanan sa telepono ang lalaki. Tila walang pakialam sa gulong nilikha nito. By the time na naibaba na nito ang receiver, kalmante na ang kalooban ni Diane. What was that for? Banayad na tanong niya kay Edward. What about? Nag-overacting kayata. Bakit kailangang halikan mo ko sa harapan ng dalawang yun? Para malaman nilang magkasintahan tayo. Pero hindi ba't kay Mr. Akiro lamang ang palabas na ito? Ngayon ay... Huwag kang mabahala. Alam ko ang ginagawa ko, sweetheart. Pero sir... Edward, from now on, lalo na sa harapan ni Akiro at sa mga anak nito. At of course, sa harapan ni na Elise at Donald. Pero bakit? Is that necessary? Eh kung matawag mo kong sir sa harapan ni Akiro, di ba napahiya ako? Kaya dapat ay masanay ka na bago pa dumating ang pagharap natin. Parang gustong batuhin ni Diane ang boss niya ng telephone directory. Pero siguradong kakalat ito sa buong kumpanya bukas. Yes, what's wrong with that? Kung alam ko lamang na ganito ang mangyayari, hindi na sana ako pumayag. Ano naman ang mangyayari sa reputation ko pagkatapos ng pagpapanggap? Magpapadala ka ba ng memorandum sa bawat employee para ipaliwanag ang lahat? Tinitigan niya si Edward. Ako na ang bahala doon. Walang mangyayari sa reputation mo. Tatanggalin ko ang bawat employee dito na magsasalita sa iyo ng hindi tama. My God! Laylay ang mga balikat na naibulong ni Diane. Ano na lamang ang iisipin nila sa akin? Na you are my sweetheart. At dahil pupunta tayo sa Isla Playa, magiging kapani-paniwala ito. Wala pa akong dinadala doon na babae. Kung ito ay isang affair lamang, alam nila na sa penthouse lamang kita dadalhin, sa aking love nest. Alam mo pala ang tawag nila dito? Of course. Isa pa, makikita nila ang ibibigay ko sa iyong engagement ring. Hindi ko isusuot yan. Sagot ng dilaga. Parang nairita si Edward. You have to. Bakit tila bigla kayatang napakahirap kausapin ngayon? Gusto mo bang isipin ni Akiro na hindi ko kayang bigyan ng engagement ring ang nobya ko? Hindi na nakipagtalo si Diane. Wala na siyang magawa. Pumayag siya sa gusto ni Edward at kailangang harapin niya ang consequences. May appointment na ako sa aking jeweler. Anang milyonaryo. Tayo na. Baka mainip yun at hindi na tayo nito mahintay. Hinawakan siya sa pangitaas na bahagi ng kanyang braso ni Edward nang patungo na sila sa elevator. Hanggang sa kinaroroon na ng Mercedes ng lalaki sa parking lot, hinatid sila ng security guard doon. Paaanda rin na sana ni Edward ang sasakyan nang makaramdam ng labis na kaba ang dilaga. Sir, nagbago na ang isip ko. Magsusumitin na lamang ako ng resignation bukas at... It's too late to back out, Diane. Not unless gusto mong ihabla kita for breach of contract kapag umurong ka ngayon. Gusto niyang umiyak, pero nakita niyang madilim na anyo ng mukha ng boss niya. And stop calling me, sir. Utos ng lalaki. Paano ba ako nasangkot dito? She thought wearily. Nahihibang na yata ang boss niya. Isang kahibangan ito. She muttered under her breath. Hindi naman kita pinipilit na pakasal sa akin, kaya wala kang lehitimong maireklamo. Ani Edward habang nagmamaneho ito, patungo sa pupuntahan nilang jeweler. Ni hindi man lang kita sinasaling, ligtas ka sa akin, Diane. Tigilan mo na ang pag-aakalang baka may gawin ako sa iyong hindi mo gusto. Kinagat niya ang kanyang labi. Hindi ko naman iniisip ang mga sinasabi mo. Don't get me wrong, maganda ka. You're a very nice and talented girl, pero... Pero hindi mo ako type. Hindi malaman ni Diane kung bakit nainis siya. Nagsisabi lamang ng totoo ang lalaki. Pero dapat bang sa isang napaka-personal na paraan? Ipinarada ni Edward ang Mercedes sa tapat ng isang exclusive jewelry shop. Sinalubong sila ng may-ari. Mr. Manalo, please come inside. And the future Mrs. Manalo, napakaganda pala niya. Ngumiti sa kanyang Chinese mestizo na sumalubong sa kanila. Sumunod sila dito. Doon tayo sa loob ng tanggapan ko.
naroroon ang pinakamaganda at pinakamahal na mga engagement rings. Idinantay ni Edward ang kamay nito sa balikat ni Diane. I want something very special, something unique. Anito. We can design a special setting, may katalog ako. Napalunok si Diane ang ipakita sa kanila ng may-ari ang mga alahas sa loob ng tanggapan nito. Nasa loob ng isang cabinet na may salamin. Sa ibabaw ng isang velvet container ay naroon ang iba't ibang klase ng ginto. Name your price. Anang jeweler. Diamonds, rubies, emerald, topaz, pearls. Masyadong ordinary. Singit ni Edward. I want an engagement ring and not a birthstone. Something rare. Kung maaari ay yung walang katulad. Nag-isip sandali ang jeweler. Mayroon akong isang rare diamond sa Caja de Hierro, napapaligiran ng bagetes, a 5-carat red diamond na nakaset sa lantay na ginto. Bakit nakatago ito? Kasi napakamahal and so far, wala pang nagkaka-interest dito. Gusto kong makita ito. Sandali lamang at kukunin ko. Sir, Edward, bakit kailangan napakamahal pa ng singsing ang bibilhin mo? Hindi naman totohanan ang lahat ng ito. Pabayaan mo na lamang ako dito, pwede, Diane? I want you to wear the best. Nagkibit balikat ang dalaga. Well, it's your money. Bumalik ang jeweler. May katabaan ito pero masaya ang muka. Inilapag ni Mr. Lim ang isang velvet box sa mesa at binuksan ito. Parehong natameme ng ilang saglit sina Diane at Edward. Ang bato ng singsing ay kulay apoy. Pink-orange ito. Set in a very elegant design on pure gold. Napapaligiran ito ng maliit na ginto. Anong bato iyan? Tanong ni Edward. Brilliante, a rare kind of red diamond. Lotus flower ang tawag ng mga Chinese dito. These stones belong to Sapphire family na may kaugnayan sa plant Venus and goddess of love. Gusto mo ba yan? Tanong ni Edward kay Diane. Napakaganda nito pero masyadong mahal. Pero nagustuhan mo. Tumango ang dalaga. Kukuni namin. Ani Edward. Kinuha nito ang singsing at isinuot sa palasingsingan ng kaliwang kamay ng dalaga. Oh, sukat na sukat ah. Parang itinalaga ito para sa'yo. He gazed into her eyes. At may kaibang ningning ang mga mata ni Edward na noon lamang nakita ni Diane. Sumingit si Mr. Lim. Ang halaga nito ay... Hindi tamang malaman ng bride ang halaga ng kanyang singsing, hindi ba? Isulat mo sa kapirasong papel ng price tag. And I will write a check to cover the amount, okay? Of course, Mr. Manalo. Pumasok ang dalawang lalaki sa loob ng isang enclosure sa opisina ng jeweler at doon nagbayad ang binata. Napansin ni Edward na panayang tingin ni Diane sa singsing na nasa daliri niya. Napangiti ang lalaki. It seems to me that you fell in love with that ring. Anito, tumango ang dalaga. It's so beautiful. Sa'yo na yan, kahit na matapos ng negosasyon namin ni Akiro. Isang kabayaran ba? Hindi, Diane, dahil isa iyang alaala. Napailing naman ang dalaga. Talagang gustong-gusto mong mabili ang computer programming company na ito, ano? Tama ka. Gagawin ko ang lahat para makuha ito. Hinawakan ni Diane ang singsing na nakasuot sa daliri niya. She wondered kung hanggang saan nakahandang makarating si Edward Manalo para makuha ang gusto nito. Tensyonada na naman si Diane habang nag-e-empake siya ng mga dadalhin niya sa pagpunta nila ni Edward sa Isla Playa. Within an hour, susunduin siya ng boss niya para isama doon for the weekend. Hindi pa rin lubusang handa ang dalaga for what lies ahead. Tiningnan ni Diane ang engagement ring na may batong kulay apoy. Alam niyang malaki ang halagang ibinaya dito ni Edward and he was generous enough to tell her na kanya na ito. Ang singsing na iyon ay isa sa investments ni Edward para mabili nito ang isang computer programming company na isa pang karagdagan sa business empire ng milyonaryo. Kabisado na ni Diane ang kilos ni Edward Manalo. Isa itong businessman na hindi natigil sa tagumpay sa anumang linyang gustong pasukin ito. Parang computer na rin ito. Walang pakiramdam, walang pakundangan sa damdamin ng iba. Ang tanging mahalaga dito ay ang kapangyarihan at ang kanyang mga babae. Yes, ang mga babae. Napailing si Diane at nagpatuloy sa kanyang pag-e-empake. Habang iniisip ni Diane ang mga babae ng boss niya, he enjoys their company like he enjoys his wine and cigarettes. Pinadadalhan niya ng mga bulaklak ang isang babae pagkatapos ng sandaling panahong pagpapaligaya. Hindi dahil sa anumang pagtingin,
kundi alam nitong inaasahan ng babae ito. Isang uri ng pampalubag loob at pamamaalam. Ang mga babae ni Mr. Manalo ay tulad din ng mga computer nito. Press the button at alam mo na may mangyayari. Iba't iba ang mga muka at tila walang mga puso ang mga ito. Just out for a good time with a man who is an expert in the ways of physical love. Sabay na nag-ring ang telepono ni Diane at ang kanyang doorbell. Inuna niyang buksan ang pintuan. Si Edward ang dumating. Please sit down at sasagutin ko lamang ang phone. Aniya dito. Si Rafael ang nasa phone. Nagyayaya na naman ito para kumain sa labas. Sorry pero some other time na lamang. Aalis ako ng ilang araw. Ibinaba na niya ang receiver. Sino yon? Ang BF mo? Tanong ni Edward na mukhang nagre-reklamo. Mukhang may balak ang BF mo ah. Hindi na lamang nagsalita ang dilaga. Matatapos na siyang mag-impake nang sumunod si Edward sa kwarto niya. Maganda tong tinitirahan mo. You surprise me, Diane. Akala ko ay sa kumbento ka nakatira. May nakapagsabi na ba sa'yo na hindi ka maingat sa pagsasalita? She wished na sana'y hindi pumasok sa kwarto niya si Edward. Parang napakasikip ng kwarto sa presensya ng lalaki. Napatingin ito sa nakakwadradong larawan ni Jonas sa headboard ng kanyang kama. Your boyfriend? Yes. Hindi naman isang kasinungalingan ang naging kasagutan niya at wala siyang balak na sabihing na wala na ito. Sa palagay ko ay mahal na mahal mo ito. Yes, I do love him very much. Lumabas na siya ng kwarto at ikinandado niya ito. Hinintay siya ni Edward sa ibaba. Bit-bit niya ang maleta niya. Sorry sa mga nasabi ko kanina. Gusto ko lamang malaman mo na hindi mahalaga sa akin kung may nangyari man sa inyo o wala. May mga lalaking hindi lamang personal na pangangailangan ng mahalaga, Edward. At ipinagmamalaki kong isa dito ang boyfriend ko. Inirapan ito ng dalaga. Hindi kayata naniniwalang may pag-ibig. Naniniwala ako. Kaya maraming nag-iiba ang pananaw ng isip. Alam kong beneath your exterior, you are a hopeless romantic. Kaya ikaw ang napili kong ipakilalang nobya kay Akiro. Natawa si Diane. At hindi ako magiging problema sa iyo. Hindi naman ganoon ang ibig kong sabihin. Maganda ka, and you can be attractive sa tamang mga kasuotan. Seryoso na saad pa ng binata na nagpatigil kay Diane. Ngayon lamang makakarating sa Isla Playa si Diane. Kahit sino sa kumpanya ay hindi pa rin nakakapunta doon sa pagkakaalam niya. Ang isla ay itinuring ni Edward na isang hideaway nito. Ang nag-iisang lugar na hindi kayang pakialaman ng mundo. Alam ni Diane ang phone number sa cottage ni Edward dahil madalas niyang tinatawagan si Lando kapag may pinasasabi dito ang boss niya. Hindi niya malaman kung bakit dito niyaya ni Edward si Akiro at ang anak na dalaga nitong si Sandy para dito pag-usapan ng final negotiation sa kanilang mga transaction. Ang Isla Playa ay isang private island resort na pag-aari ng pamilya Manalo. Sinalubong sila ni Lando sa daungan. May dala itong sasakyan. Nakahanda na po ang lunch. Anang lalaki. Napakaganda nga ng isla sa loob-loob ni Diane. Wala pa roon ang kanilang inaasahang mga bisita. Bukas pa darating si Akiro. Wika ni Edward. So we have the rest of the day para mamasyal. I'll give you a guide tour sa magical island na ito. Ang sarap ng mga ulam na inihanda ni Lando para sa kanila. Lalo na iyong maaliging alimango na niluto sa gata. Naglakad-lakad sila sa gilid ng dalampasigan pagkatapos. Magkahawak ang kanilang mga kamay dahil ito ang gusto ni Edward. Nakatanaw siya sa laot nang hawakan ni Edward ang magkabilang mga balikat niya at iharap dito. Bumaba ang ulo ng binata at ginawada ng halik ang dalaga. Ngunit sandali lamang iyon. Masuyong hinaplos ng lalaki ang batok niya. Ngunit dahil sa kabiglaan, nanigas ang katawan ni Diane. Umurong si Edward na nakataas ang isang kilay. Sa palagay ko ay, pilitin mong maging magiliw kapag narito na ang mga Akiro. Iyan ay kung gusto mong makumbinsi si Akiro na nobya nga kita at nagmamahalan tayo. Suwestiyon ni Edward. Bakit mo ako hinalikan? Humihingal na tanong ng dalaga. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Dahil nakatingin sa atin si Lando at naisip kong inaasahan niyang makita ito. Isa pa, ayaw kitang biglain kapag narito na ang mga Akiro. Pero hindi ito kasali sa ating kasunduan, Edward. Pero natural lamang ang paglalambingan ng magkarelasyon. Pero kada mapapalapit ako sa iyo ay parang ang laki ng kasalanan ko. Ganito ka ba talaga kalamig o napakalaki ng allergy mo sa akin? Wala akong sinasabing ganyan.
Kailangang turuan kitang humalik, Dayan. Hindi ko lamang malaman kung hanggang saan ako makakarating. Huwag kang mag-alala, Edward. Makikipaglaro ako sa iyo hanggat kaya ko. Hindi mo na ako kailangang turuang humalik. Huminga ng malalim ang dalaga. Tungkol sa iba ko pang mga katangian o kakulangan, hindi na marahil magkakadiferensya kung malamig man ako. Dahil hindi ka naman magkakaroon ng pagkakataong matuklasan ito. Umiling si Edward. Walang malamig na babae. Nakatagpo ka lamang marahil ng isang walang kakayahan na lalaki pagdating sa pagpapaligaya. Hindi ko sinasabing malamig ako. Ang sabi ko... Her voice trailed off. Narealize niyang hindi siya mananalo sa usapan, kaya nag-give up na lamang siya. Kumain na nga tayo, nasabi na lamang ni Dayan. Ngumiti si Edward. You're practical and I like that. Sige, kumain na tayo. And then, sisimulan na natin ang sensitivity training. Kinakabahan man siya, pinilit ng dalaga na kumaing mabuti. Kailangan niya ang lakas ng katawan, loob at paninindigan. Iniisip niya kung ano iyong sensitivity training na binanggit ng milyonaryo. Samantalang walang anumang sensitivity ito sa katawan, naisip niya, manhid ito, parang bato. Pupunta na ako sa kwarto ko, aniya, magpapahinga ako sandali. May jacuzzi sa kwarto ko, you may use it if you want. I'll remember that. Sana ay magtiwala ka sa akin, Dayan. I have no intention of hurting you. Umiiwas ako sa mga problema. That's comforting. Malamig na saad ng dalaga. Bakit kailangang banggitin ni Edward ang sinabi nito? Sinadya kaya ito ng lalaki para inisin siya? Maiwan muna kita. Aniya sa lalaki and stood up to go to her room. Dayan, he called out. Tumigil sa paglakad ang dalaga pero hindi lumingon. Yes? Thanks. Thanks for your assistance. Nagising si Dayan sa oras ng merienda ng hapong iyon. Nang lumabas siya sa kusina ay naghahanda na ng makakain si Lando. Tulungan na kita, aniya. Si Edward. Tulog pa ho. Pagpasok ninyo sa kwarto ay pumasok na din ito sa kanyang kwarto para magpahinga. Ang sarap ng inihanda mo ah. Ano ba yan? Ginataang bilo-bilo at fresh buko juice. Gustong gusto ito ni Sir. Mahilig sa native cakes yan. At marunong kang magluto ng mga ito? Opo, nagtitinda ng kakaninang nanay ko noon sa El Nido. Sa kanya ko natuto. Baka sakaling sa susunod na punta namin dito ay magpaturo din ako sa iyo, pwede ba? Aba, oho. Dadatnan sila ni Edward na naghahanda ng merienda sa mesa. Oh, naunahan mo pala ako ng gising. Nakangiting wika ng binata. At nakapaghanda na kayo ng merienda. Ayon kay Lando ay paborito mo raw itong ginataang bilo-bilo. Tama, kabisado niya ng mga gusto kong kainin. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya uli siya ni Edward na mamasyal sa dalampasigan. Nagsuot siya ng shorts at sneakers at nagdala siya ng basket para mapaglagyan ng seashells. Isa sa mga balak niya ay ang mamulot ng seashells sa isla para may uuwi bilang souvenir. Magaganda mga seashells dito, ani Edward. Magsasawa ka. Gusto mo bang maligo sa dagat? Magsuot ka ng swimsuit sa ilalim ng jeans at t-shirt mo at magdala ka ng beach towels. Pwede ba? Of course, marunong ka namang lumangoy, di ba? Tumango siya. Marami silang napulot na seashells. Pinili lamang nilang magaganda at hindi pangkaraniwan. Napuno ang dalang basket ni Dayan. Naupo sila sa buhanginan pagkatapos. Naupo sa may likuran ni Dayan si Edward at hinapit nito ang dalaga sa balikat nito. Dumantay ang likod niya sa katawan ng lalaki. For a while, nanatili silang nakaupo ng ganoon. Nakasandal si Dayan sa balikat ni Edward. Wala silang kibuan, pero aware sila na bumibilis ang pintig ng kanilang mga puso. His hands began to move, caressing her bare arms. Nag-init ang katawan ng dalaga at biglang napatayo ito. Lumapit siya sa dagat. Biglang nag-init ang pakiramdam niya. She needed a swim. Naupo sa buhanginan si Dayan at nagsimula itong tanggalin ang kanyang sneakers. Anong gagawin mo? Ano ba sa tingin mo? Inaalis ko ang aking sapatos. Bakit? Dahil naiinitan ako. Talaga? A gleam flashed in his eyes, a faintly mocking lift to one side of his well-shaped mouth. Minsan pa, nakita ni Dayan ang magnetic half-smile na iyon na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Gusto kong maligo, anang dalaga, at inignora niya ang interpretasyon ni Edward sa kanyang sinabi. Dumistansya siya rito at tinungo niya ang tubig. Anong sinabi mo? I said I need a swim.
Sumunod sa kanya si Edward. And I need you. Bulong nito. Mga katagang hindi narinig ni Diane. Kailangan mo ring lumangoy dahil makakabuti ito sa'yo. Anang dalaga, backing back into the water. It exercises you and gets your circulation going. Naramdaman ni Diane ang tubig na lumukob sa kanyang katawan. Maligamgam ito dahil sa naiwang init ng paglubog ng araw. Tumayo si Edward sa may dalampasigan, his eyes never leaving her. May alam akong pwede nating gawing dalawa na magkakaroon din ng exactly the same beneficial results. Makahulog ang sabi ng lalaki. Tumawa si Diane. She splashed backwards another few feet into the sea, daring him to come after her. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Aniya. But she did, of course. Nakita niyang tinanggal ni Edward ang shorts nito at ang natirang damit lamang ay ang swimming trunks nito. Wait out there and I'll show you, anito. Nawala ang inhibitions and shyness ni Diane. The sparks of joy inside her grew more intense. He jumped into the water after her. Sinubukan ni Edward na abutin siya, pero bigla siyang lumangoy palayo. At huli na nang ma-realize ng dalaga ang pagkakamali niya. Ang lalim ng tubig ay naging sagabal sa kanyang pagkilos. Nang abutin siyang muli ng lalaki, she tried to escape him again. But this time, nawala ng panimbang si Diane at lumubog ito. Nakainom na rin siya ng tubig dagat. Buti na lang at agad siyang nasagip ni Edward. Nahihibang ka na, no? Asik ng binata. Magpapakalunod ka ba sa napakababaw na bahagi ng dagat? Hindi, Aniya. Looking at him through thick, wondering if it was the haze of the water in her eyes that made him look so wonderful. Hindi ako nagpapakalunod, hindi sa pagkakataong ito. Ikinawig ni Edward ang kamay nito sa makinis na slender na lieg ng dilaga, na matagal na nitong hinangaan mula pa nang unang magtrabaho sa kanya ito. Diane. Her name on his lips was like caress. His voice was husky. Mapapatawad mo kaya ako, Diane? Marahang hinaplos ng binata ang balat ng dalaga. Sa ano, Edward? Humaplos ang mga daliri ng dalaga sa mga labi ng lalaki. Tila pinag-aaralan nito ang bawat linya nun. For wanting you so much. For needing you now. Nagbibiro ka, Edward. Bulong niya. Pero ang puso niya ay napakalakas na ng tibok niyon. He wrapped his arms around her and stared down into her eyes, now hazy with passions. Edward, may pangako ka sa akin that you will never seduce me, remember? Pero ang mukha nito ay bumaba na hanggang sa maglapat na ang mga labi nila. Sa simula ay natigilan siya, pero unti-unti na ring tumugon ng halik ang labi niya. You're so sweet, Diane. At nilapit pa ng binata ang katawan nito. Ilang sandali pa ay nadala na sila, ngunit isang tinig ang nagpatigil sa kanila. Narinig nila na may tumawag sa pangalan ng lalaki mula sa dalampasigan. Natigilan si Edward at tumingin kay Diane. May narinig ka ba? Mayroon, si Lando, tinatawag ka. Sabay silang lumangoy patungo sa gilid ng dalampasigan. Naroon nga si Lando. Oh, bakit? Tanong ni Edward. Bakit ka sumunod dito? Sorry ho, sir, pero nasa cottage na ang mga bisitang hinihintay ninyo, sina Mr. Akiro at ang anak nito. Ha? Napatingin si Edward kay Diane. Sabi nila ay bukas pa sila darating. Tayo na kung ganun. Anang dalaga at natuwa ito sa hindi inaasahang interruption. Nagmuntik-muntik ka na siya kanina kay Edward. Mauna ka na sa bahay. Bigyan mo sila ng merienda at susunod na kami. Ani Edward kay Lando. Nagawa ko na iyan, sir. Kasalukuyan silang kumakain ng iwan ko sila para tawagin kayo. Sa likod ng cottage nagdaan ang dalawa to sneak to the respective rooms para makapagbihis. Nagsuot ng summer dress na bulaklaki ng maliliit si Diane at inayos niya ang kanyang sarili. Nang makapagbihis si Edward, ay marahan siyang kinatok sa kwarto at magkahawak kamay silang lumabas sa living room ng cottage para batiin ang kanilang mga panauhin. Hello, panyero! Tumayo si Akiro para kamayan si Edward at pagkatapos ay si Diane. Kahit may edad na ito, matikas at matangkad si Akiro. Mabait at magalang kahit na halatang napakayaman nito, tulad ni Edward. You must be Diane, Edward's fiancée. Anito nang magdaupalad sila ng lalaki. Napakaganda mo pala talaga, iha, at nabihag mo ang pihikang puso ni Edward. Pabirong saad nito. Nanatiling nakaupo at nakatingin sa kanila ang isang magandang babae na mistisa at very sophisticated ang dating. Bahagya lamang ang pagkakangiti nito. Siya si Sandy, ang aking anak.
pagpapakilala ni Akira sa babae. Lumapit si Edward at mahigpit na kinamayan si Sandy. Hello, Sandy! Bati naman ni Diane, pero hindi niya kinamayan ito dahil nanatili sa tabi nito si Edward. Parang ayaw iwanan ito ng lalaki. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Diane. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay. Hindi tama ito sa loob-loob niya. Si Sandy ay isa na siguro sa pinakamagandang babae na nakita niya sa kanyang buhay. Niwala siya sa kalingkingan nito kung iyahambing. And by the way, alam niyang kahinaan ito ni Edward. Alam niya na ito din ang nasa isip ng kanyang boss. Mula nang dumating ang mga Akira crew sa isla, palaging nakahawak si Sandy sa bisig ni Edward tuwing magkakasama ang dalawa at naglalakad, at madalas silang magkasama. Hindi malaman ni Diane kung ito ay sa kagustuhan ni Edward o ng panauhin nilang babae. Alinman sa dalawa, obvious na enjoy ang milyonaryo. Hindi maintindihan ni Diane kung bakit siya nakakaramdam ng inis. Dahil ba sa walang katuturang pagpapanggap niya na mauuwi rin pala sa katotohanang mukhang nabighan ni after all si Edward sa anak na dalaga ni Akira? Parang hindi na siya kailangan ni Edward. Ang labis pang kinaiinis ni Diane, parang sinasadya ni Sandy ang pagiging close at malambing kay Edward mula pa nang dumating sila. Tila inignora ng babae na siya ang pinakilalang kasintahan ni Edward. Obvious na wala itong pakialam sa bagay na iyon. Ang kapal sa loob-loob ni Diane. Kung hindi lamang niya suot ang engagement ring nila ni Edward, lalo na sigurong ipagwawalang bahala ni Sandy ang presensya niya sa isla. Hindi napigilan ng sosyal na dalaga na hindi mapansin ang unique na engagement ring sa daliri ng dalaga. What a beautiful, gorgeous ring! Sad nito. Ngayon lamang ako nakakita ng ganyang diamond. Parang may apoy sa loob. Nakita ni Diana kumislap sa pagmamalaki ang mga mata ni Edward. It's very rare, anito. And it must have cost a fortune, ani Sandy. Well, I want the best for the woman I'm going to marry, anang milyonaryo. At idinantay nito ang kamay sa balikat ni Diane. Nalabis na ikinakilig ng puso ng dalaga. At least, ipinakita nito kay Sandy na talagang siya kuno ang pakakasala nito. But she found herself wishing na sana ay totoo na ang lahat ng ito at hindi lamang isang pagpapanggap. Napakabilis nagdaan ang mga araw at malapit nang matapos ang isang linggo ng pagsasama ni Diane at Edward sa Isla Playa. Isang araw na lamang, paalala ni Diane sa sarili, isa pang mahabang araw at gabi. Tutungo na ang mag-amang Akira sa California at siya ay babalik na muli sa opisina at magiging plain Miss Diane Miranda na naman. Nagme-merienda sila sa terrace nang tanungin ni Akira si Diane kung gusto niya ng brandy. Kagagaling lamang ng dalaga sa pamamasyal sa dalampasigan at medyo gusot ang buhok niya dahil sa lakas ng hangin. Thanks, Mr. Akira, pero mamaya na ho. Aayusin ko muna ang buhok ko. Biglang lumapit sa kanya si Edward. Iniwan ito si Sandy sa may minibar. Huwag mo nang ipusod, anito si dalaga. I like your hair that way. Nakalugay, mas bagay sa'yo. Masuyong hinaplos ni Edward ang buhok ng dalaga at hinagka nito ang dulo ng ilong niya. So you like long hair? Mula sa minibar ay narinig nila ang sarkastikong tinig ni Sandy. Maganda at bagay naman sa kanya. Humugot ng malalim na hininga si Diane at naramdaman iyon ni Edward. He pulled her closer to him at ikinawing nito ang bisig sa baywang ng nobya. She relaxed against him, pero she wished na hindi na sana ginawa iyon ni Edward. Dahil ang haplos at halik na iyon ay lubhang nakakabahala sa kanya. Para siyang gumaganap sa ibabaw ng isang entablado kung saan mali-mali ang script. Sa kanilang pag-uusap habang nagme-merienda, ipinahiwatig ni Sandy ang balak nitong manatili sa Pilipinas. Natigilan si Diane at hindi nakaligtas ang reaksyon niya kay Sandy na tinitignan din siya ng kakaiba. Hindi ba nasabi sa iyo ng papa na ako na ang magmamanage ng Akira Computer Programming Company namin? Ngayong nakapagtapos na ako, makakapag-concentrate na ako sa aming mga negosyo dito. Napatingin si Diane kay Edward. So wala palang nangyari sa pag-uusap ng boss niya at ni Akira. Walang bintahang magaganap. Merger perhaps kung... Muli siyang napatingin kay Sandy, pero tila hindi na bahala si Edward sa sinabi ni Sandy. Marahil ay resigned na ang milyonaryo na sundin ang kagustuhan ng matandang Akira ang makasal sila ni Sandy. Well, after all, bagay naman sila. Napakagandang babae ni Sandy.
and she made it very obvious that she likes Edward Manalo very much. Muling ipinusod ni Diane ang buhok niya nang mag-dinner sila. He had been too much engrossed on the other woman. Bakit pa ba siya nag-aksaya ng panahon sa pamimili ng mga kasuotang makukulay tulad ng iminumong kahin ng lalaki? So sorpresahin sana niya ang lalaki sa kanyang pagbabago ng image. Alam niyang ito ang gusto ng milyonaryo. Pero nawala yata siya and she receded into the background nang magsuot ng magandang kasuotan si Sandy. Of course, hindi siya napansin ni Edward. Wala naman kasing dapat itong mapansin. At least, natulungan na lamang niya ang kanyang boss sa abot ng kanyang kaya. Naisip niya ang kahihinatnan ng pamamalagi ni Sandy sa Maynila. Matatagalan ang pagpapanggap nilang magkasintahan ni Edward. Isang buwan? Dalawa? Hanggang sa may mangyari sa negotiations. Namaluktot siya sa kanyang kama at nag-iisip. Ngunit napabalikwas siya ng bangon nang may kumatok sa silid niya. Si Edward ang naroon. Pwede ba tayong mag-usap kung hindi ka pa matutulog, Diane? Tumango siya at binuksan ang ilaw. Pinaupo niya ang lalaki sa sofa na nasa loob ng kwarto. Muling ini-off ni Diane ang ilaw. Hindi natin kailangan niyan. Anito. Naggibit balikat si Diane. Naupo siya sa kabilang dulo ng sofa na malayo kay Edward. Anong pag-uusapan natin na hindi na makapaghintay ng umaga? Malamig na tanong niya. Kailangan makabalik ako ng maaga bukas sa opisina. Pwede ka bang gumising ng mga alas 5? Of course. Inunat ni Edward ang mga paa nito. Pinagsaklop ang mga kamay sa likod ng kanyang ulo bago tumingin kay Diane. Wala bang bagay sa mundo na nakakapagpainit sa'yo, Diane? Kahit kailan ay hindi na wala ang composure mo. Bihira. Hindi ba napakadal ng ganyang attitude sa buhay? Wala akong reklamo sa kasalukuyang takbo ng buhay ko. Walang hassle. Ngayon lamang dahil sa pagpapanggap na ito, na gusto ko na sanang matapos. Anong pabango mo? Very mild sa ilong. Wala, shampoo ang naaamoy mo. Kakapaligo ko pa lang. Gumala ang kamay ng lalaki sa basapan niyang buhok. What do you think you're doing, Edward? Inaamoy ko lamang ang shampoo na binanggit mo. Idinampi ng lalaki ang ilong niya sa buhok ni Diane. Deliciously fragrant. Anong brand ito? Native. Herbal yan at bago sa market. Kung gusto mo, bibigyan kita. Aasahan ko yan. Ipupusod na sana ni Diane ang buhok niya nang pigilan siya ni Edward. Don't. Gusto ko ganyan ang ayos mo kapag hahalikan kita. Nagmumukha kang human at hindi isang robot. Napahawak si Diane sa gilid ng sofa, ngunit wala nang panahon para makatutol pa siya. Agad na iyakap nito ang braso sa kanyang bewang. Hinalikan ni Edward ang sulok ng labi ng dalaga, ang mga kilay nito at ang mga pisngi. Hindi naman nag-react si Diane. Pinabayaan niyang maglambing sa kanya si Edward, ngunit hindi niya tinugon ito. She just went on counting each kiss, each caress, kahit na higit na mabilis kaysa normal ang pagpintig ng kanyang puso. Pinakawalan siya ni Edward at umusod ang lalaki sa kabilang dulo ng sofa na nakataas ang isang kilay. Alam mo bang ni minsan sa buong linggong narito tayo sa isla ay hindi mo man lamang ako hinalikan? Tila nagdaramdam na sabi nito. Pero on my part, sa tingin ko ay nahalikan na kita ng higit sa isang dosenang beses pero... 27 times. Agaw ni Diane. Nagustuhan mo ba? Nagawa ko bang padingasin ng apoy sa iyong katawan? Nagkibit ng mga balikat si Diane. They were only kisses, nothing more. Huminga siya ng malalim. Besides kung ginagawa mo man iyon, bahagi iyon ng acting blues dito sa kalokohan na pagpapanggap na ito. Pero hindi ako nagpapanggap ngayon. Kanina pa nagihilik si Akiro. Bakit nga ba hinahalikan mo ako, Edward? I was just experimenting. Anong palagay mo sa akin? Isang bagay at curious kang may malaman? Ganyan ka ba talaga kalamig? Nasasaktan ba ang ego mo dahil hindi ako nagkakandarapang lumundag sa kama mo? Hindi kumibos si Edward. Hindi mo talaga matanggap ano? Ang alin? Na may babae dito sa balat ng lupa na hindi attracted sa'yo. Pumormal bigla si Edward. Sa totoo lamang ay higit kong gusto yung attitude mo. Manhid ka. It means less complications for me later on. Pero hindi naman convincing enough para sa ating pagpapanggap. At lalong hindi convincing dahil palagi kang nakatutok kay Sandy na dapat mong iwasan. Kaya natin ginagawa itong palabas na ito para hindi ka mapalapit sa kanya. Pero iba na yata ngayon ang ihip ng hangin. Nagsiselos ka ba, Diane?
Bigla siyang napaharap dito. Of course not. Why should I? Nagtataka lamang ako kung bakit we keep on playing this game. Obvious naman na interested ka kay Sandy. Simple lamang. Ayoko pang mag-asawa. That's all. Tila naiintindihan ko na. Pero ang totoo ay nakikipagkaibigan lamang ako kay Sandy. Dahil feel kong baka siyang magpapasya kung ibibenta yung minimithi kong kumpanya at hindi na si Akiro. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Anong problema mo, Dayan? Maganda ka at nagkaroon din naman ng lalaki sa buhay mo. Ang boyfriend mo. And yet you avoid men and dates. Nakikipag-dates naman ako. Remember, nakita mo na si Rafael nang ihatid ako sa opisina minsan. Inihatid ka lamang, hindi date yun. At tungkol sa boyfriend mo, paano mo nga pala ito ipapaliwanag sa kanya ang pagsasama mong ito sa akin? Wala akong sinabi dito. Ayokong bigyan nito ng problema. You're very thoughtful. Do you love him? Sino? Yung naghatid sa'yo minsan. I don't know, and it's really none of your business. Sumandal sa sofa si Edward at tila walang balak lumabas ito hanggat hindi ito satisfied sa kasagutan ng dalaga. Umibig na ako minsan. Sa wakas ay pagtatapat ni Diane. The words came out painfully. Bihirang banggitin ni Diane si Jonas kanino man. Ang lalaki sa larawan sa kwarto mo? Tumango ang dalaga. High school sweetheart ko siya. Pakakasal na sana kami. Tumingin sa Diane sa suot nitong engagement ring. Naisip niya ang singsing na bibilhin sana nila ni Jonas kung nagkaroon pa ng pagkakataon. Ang bato ay magiging maliit lamang. Not more than a chip, dahil hindi naman ganoong mayaman si Jonas. Nag-iipon sila ng pera para sa kanilang dream house. Magiging symbol of true love sana ang singsing. Biglang tila naging mabigat na kulay apoy na diamond sa daliri ni Diane. Parang isang tanikala na sumakop sa kanyang kamay. Nakakita ba ito ng ibang babae? Ang tinig ni Edward ang nagpabalik sa kamalayan ni Diane. No, namatay si Jonas sa cancer. Kinagat ng dalaga ang pangibabang labi niya at inimpil ang pagbalong ng luha sa kanyang mga mata. 3 taon ang nakararaan. So, hindi pala ito yung naghatid sa'yo? No, he was just a friend. Si Rafael, kaibigan ng kuya ko. Isa rin itong businessman. Kaya ba nagluluksa ka hanggang ngayon? Tinatalikuran mo ang buhay? Ang mga katagang nagmula kay Edward ay nakikiramay. Ngunit may paghamon sa tono at pagkairita. Hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ko. You have no right to judge me. Hibang ka para itali ang iyong buhay sa isang taong wala na. Natitiyak kong ayaw naman siguro ni Jonas na ganyan ang attitude mo kung talagang minahal ka din ito. Gusto niyang hampasin ni Diane ang kausap. Ipamukha dito na wala itong pakialam sa buhay niya. Huwag mo kong pangunahan, Edward. May pagkadominante ka, alam mo ba yun? Iyan ang dahilan kung bakit wala kang apil sa akin. Pero wala akong atraso sa'yo, Diane. Antipati ko ba ako sa'yo? Hindi ko alam, dahil wala akong nararamdaman sa'yo. At wala akong pakialam kahit magpalipat-lipat ka pa sa iba't ibang mga babae, hanggat sa hindi mo na matandaan ang mga pangalan nila. Lihim na nasabi ni Diane sa sarili. But Edward only smiled. I don't believe you. Iba ang sinasabi ng katawan mo kapag naiyakap kita at hinahalikan. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Ipagpalagay na natin na hindi ko rin kailangan ng babae in my life. Pero ini-enjoy ko ang mga ito. I like their company. Muling sumandal sa sofa si Edward. Karapatan mo yan. Napasubo na tayo sa larong ito, Diane. At medyo matatagalan pa siguro ito. Mag-enjoy ka na lamang. Tayong dalawa habang narito tayo. Hindi pareho ang outlook natin sa enjoyment. Hindi ko gustong maging kaligayahan mo sa ibang paraan na gusto mo. Isa pa, aalis na tayo bukas. Kaya bakit hindi ka na lamang matulog at magpatulog ka? Inignora ng milyonaryo ang sinabi ng dilaga. Gawin kaya nating isang experiment ito. Isang magandang proyekto. Bubuhayin kitang muli, Dayan. Thanks, pero I'm not interested. Tuturuan kitang maglaro. I hate playing games. Naningkit ang mga mata ni Edward. Bakit hindi? Takot ka bang malaman mong inaksaya mo ang nakaraang 3 taon ng iyong buhay? Wala akong inaaksayang sandali. Naging contented ako, successful at tahimik. O duwag ka lamang. Hindi kita para pagsasamantalahan at... Wala kang pwedeng sabihin para makuha mo ako, Edward Manalo. Tumaas ang tinig ni Diane dahil umiinit na ang kanyang ulo. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng kausap.
Noon lamang niya na-realize na kapag bitiw siya ng isang hamon. So gusto mong patunayang untouchable ka? Bakit hindi mo ako halikan, Dayan? At patunayan mo sa akin na hindi mo pa nakakalimutan kung paano humalik. Nangatog sa galit ang dalaga. Paano nasasabi sa kanya ng lalaki ito? Ginagawang mababa ni Edward ang magagandang alaala sa buhay niya. Lumabas ka na, Edward, bago pa ako magwala. Hindi mo ako magugustuhan kapag galit na galit ako. Nagkibit balikat lamang si Edward at tila tinatamad na tumayo ito. Good night, Diane. Tinampian siya ng isang banayad na halik sa pisngi. Iyan pa rin ang pinakamabangong shampoo na naamoy ko. Don't forget my order. Nawala na sa kanyang silid si Edward. Naiwan naman si Diane na nakaupo, nakatitig sa karimlan. Umalis si Edward dahil gusto na nitong umalis, hindi dahil sa pagpapaalis niya rito. How can you love or hate a man like Edward Manalo? Naitanong niya sa sarili. Matagal na nanatiling nakaupo si Diane. Pagkatapos ay tinungo niyang malaking kama at sa kauna-unahang pagkakataon pakaraan ng 3 taon, lumuha siyang muli bago nakatulog. Tahimik ang biyahe ni na Diane at Edward pabalik sa Maynila. Itinuon ni Diane ang atensyon niya sa mga tanawing na daraanan nila along the road, na tila may balak siyang gumawa ng bagong mapa. Sinubukan ni Edward na kausapin siya tungkol sa iba't ibang interesting subjects, ngunit bahagya lamang kung sumagot ang dalaga. Ipinahalata niyang wala siyang ganang makipagkwentuhan. Nagmamaktol ka ba o may problema ka? O iniisip mong baka subukan ko ang mapalapit sa'yo? Wala akong iniisip na ganyan. I just don't like to talk, okay? Sports car itong minamaneho ko. At hindi posibleng may kakaiba na mangyari sa loob nito. Besides, nakaka-turn off sa akin ang mga babaeng nakasuot ng kulay abo. Drab and repressing colors always turn me off. Mabuti naman kung gayon, because gray and black are my favorite colors. Lihim na natuwa si Diane na isinuot nito ang kanyang gray uniform. Kung nakakairita man ito kay Edward, nagsisilbing hadlang ito para hindi na maulit ang nangyari kagabi. Nanginginig pa siya kapag naaalala niya ito. If you hate gray, bakit mo inaprobahan ang kulay na ito para maging uniform sa opisina? Isa sa mga priorities yan pagdating natin doon, ang gumawa ng memorandum ng mga female employees. At ano naman ang mga kulay na gusto mong ipalit? Lively colors, light blue, yellow, beige or pink. Gusto namang matawa ni Diane. Napangiti si Jordan nang makita nitong magkasamang pumasok sina Diane at Edward. Alam ng dalaga na kumalat na ang chismis tungkol sa kanila ni Edward sa buong opisina, sa buong building marahil. Tensyonada na siya nang makarating sa executive suite. Ayaw na ayaw niyang malaman ng mga taga roon na magkasama silang nag-weekend sa isla ng kanyang boss, kahit na walang nangyari. Walang maniniwalang walang nangyari dahil sa reputasyon ni Edward sa mga babae. Naging seryoso ding bigla si Edward. Ang masayang lalaking kasama niya sa kotse habang pabalik sila sa Maynila ay tila na walang bigla. I don't want to be disturbed. Wika ni Edward sa kanya. Isinara nito ang pinto ng pribadong tanggapan na hindi man lang hinintay ang kasagutan ng sekretarya nito. Isang problema ang nalutas niya sa loob-loob ni Diane. Kabisado niya ang mga moods ni Edward. Kapag ganito ang milyonaryo, may sunosolve itong mabigat na problema. Hindi ito nakikipag-usap kanino man kung minsan. Tungkol kaya ito sa mga Akiro, partikular kay Sandy? Kaya nang mag-ring ang phone at gusto ni Elise na makausap si Edward, ay sinabi ni Diane na hindi tumatanggap ng calls ang boss niya dahil busy ito. Iwan mo na lang ang message on your number so we can call you back. Aniya, tumawa naman si Elise. At bakit iiwan ko ang message ko sa'yo? Paano ko malalaman kung makakarating kay Edward to? Hindi mo nga malalaman, pero sigurado akong malalaman niya. Akala mo kung sino ka na ngayon, naging kasintahan ka lang ng boss mo. Enjoy kang barahin ang mga tawag ng mga dating girlfriends niya, no? Sasabihin kong tumawag ka, Miss Sanchez. Pupunta na lamang ako dyan. Aayain ko siya hanggang sa lumabas siya for lunch. Eh di pumunta ka. Sinong pumipigil sa iyo? Natawa si Diane nang maibaba niya ang receiver. May lihim na pinto na dinaraanan para makalabas si Edward. Sa likod ng pribadong tanggapan nito, that leads to a private elevator na siya lamang ang nakakagamit. Sinadya ito para maiwasan nito ang mga taong ayaw nitong pakiharapan. Pipindot lamang ng 3 beses si Diane sa isang button sa desk niya at maiintindihan na ni Edward ang ibig niyang ipahiwatig. She hated the prospect of having Elise staring at him all day.
Believe me, pero hindi mo siya makakausap. Matigas na sad ni Dayan. Kaya iwan mo ang number mo na pwede niyang tawagan dahil tiyak na tatanungin niya ito. Nagmamaktol na ibinigay ni Eliza ang hinihinging phone number. Kapag pinigilan mo itong tumawag sa akin, banta ng commercial model. Bakit ko naman gagawin yun? Ako naman ang nobya ni Edward at malapit na kaming ikasal. Wala akong dahilan para magselos sa isa sa mga naging laruan niya. Seryoso na saad ang dalaga na lalong nagpainis kay Eliza. Ibinaba na ni Diane ang receiver sa cradle nito. Napaka-eksi talaga ng pasensya niya ng umagang iyon. By the time na matapos na marahil ang palabas nila ni Edward, mawawala na ng tuluyan ng composure niya. For the good old days, bago binaligtad ni Edward ang tahimik niyang mundo. Dumating sa opisina ang kapatid na babae ni Edward, si Marga. Isang abogada at happily married rin sa isang abogado. Kapalagayang loob nito si Diane. Kumusta ang future sister-in-law ko? Masayang bati nito at hinagkan si Diane sa pisngi. You're lovelier now. Iba na talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Hindi ka agad nakakibu si Diane. Paano nalaman ni Marga ang tungkol sa pagpapanggap nila ni Edward? At ang pagbati nito? Tila hindi alam nito na peke lamang ang lahat. Tila totohanan ang pagkakabalita ng babae. Gusto mong kape, Marga? Tanong niya. Yes, please. No cream. Noon lumabas si Edward at masayang nagbatian ang magkapatid. Alam na ba ng ating pamilya ang tungkol sa inyo ni Diane? Tanong ni Marga kay Edward. Ako na ang bahala doon, Ate Marga. Huwag mo munang ipag-ingay ito dahil may binabalak akong isang sorpresa, okay? Ikaw ang bahala. Alam ko namang ipagmamalaki mo si Diane sa ating pamilya at ngayon ka lang yata tumama sa choice mo ng babae. I'm sure she will be a good wife and mother. Boto ako kay Diane, all out. Ngumiti si Edward. Totoong hindi niya inaasahan ang tagpong ito. Niyaya ni Marga si Diane para mag-lunch at hindi nakatanggi ang dalaga. Gusto ko siyang bigyan ng mga babala tungkol sa'yo. Ani Marga sa natensyon na si Edward. Nag-uusap ang mga mata ni na Edward at Diane. Hindi niya makalimutan ang pagsusumamo sa mga mata ng lalaki. Nasa ibabaw ng lahat at kahit na anong mangyari, ang kanilang pagpapanggap ay ililihim ng sekretarya kay Marga. She remembered what he said once, na ang lihim kapag na-share sa isang tao ay hindi na mananatiling lihim ito. Alam ni Diane na ayaw ni Edward na malaman ng kapatid ang tungkol sa palabas nila. Marami silang napagkwentuhan habang kumakain sila sa restaurant. Natuklasan ni Diane na gustong gusto siya ng abogadang kapatid ni Edward. Na siya pa lamang ang inibita nitong kumain sa labas among Edward's many girlfriends in the past. Kapag nagkaanak na kayo ni Edward, magiging kamukha ng mga manalo ang inyong mga supling. Malakas ang dugo namin. Biglang na-imagine ni Diane ang ilang maliliit na mga batang kamukha lahat ni Edward at napangiti siya. Ayoko din namang ako ang maging kamukha ng magiging anak namin, aniya. Seryoso ka ba? You underestimate yourself, girl. Maganda ka, Diane. You have natural beauty na gustong gusto ng mga lalaki. Natawa ang dalaga. Nagdaan na sa opisina ang pinakamagandang babae sa bansa at nagkaroon ng kaugnayan kay Edward. Wala na akong ilusyong natitira, Marga. Inalokban ang kasal ng kapatid ko. Hintayin mong makita ang mga ito after 10 years. Mawawala na ang kinang nila. Pero ikaw, at the age of 50, you will still pass 35. Thanks for the compliments. Huwag ka lamang magsusuot ng kulay abo o itim. Nakakatanda ang mga kulay na yan. Iyan nga ang madalas na sabihin ni Edward. Gusto pa nga nitong ipamilya ko ng mga damit eh. At tinanggihan mo marahil. If I know you, kaya pala gusto kanyang pakasalan. Kahit mayaman ang kapatid kong yun, hindi magasto sa pera. Kung nalalaman lamang ni Marga, ang libu-libong ginastos ni Edward sa mga roses. Naramdaman na lamang ni Diane na hindi siya maaaring magsinungaling kay Marga. Hindi magugustuhan ni Edward ang gagawin niya. At marahil ay baka tanggalin siya nito sa trabaho. Ngunit mahalaga kay Diane na huwag linlangin si Marga. Itinuturing siya nitong kapamilya at isang matalik na kaibigan. Ayaw niyang magsimula ito sa isang kasinungalingan. Ibinaba ni Diane ang kanyang tinidor sa pinggan. May sasabihin ako sa iyo, Marga. Kahit na baka tanggalin ako ni Edward sa trabaho. Naging very curious naman si Marga. Sabihin mo sa akin, walang labis, walang kulang.
Ako ang bahala sa'yo at hindi malalaman ni Edward ang ating pinag-usapan. Isinalaysay ni Diane ang tungkol sa Akiro Computer Programming, sina Akiro Cruz at Sandy at ang kulay apoy na diamond ring na suot niya. Akala niya ay hindi naintindihan ni Marga ang lahat dahil nanatiling nakangiti ang abogada habang nakikinig ito. Ngunit pagkatapos ay nang hinayang ang abogada dahil hindi pala magiging totohanan ang pagpapakasal ng dalawa. Do you love my brother, Diane? Biglang tanong ni Marga. Si Edward? No. Kung ganoon, kailangang turuan mo ito ng leksyon. Anong gagawin ko? Mag-shopping tayo. Bibili tayo ng mga damit, sapatos, bag, accessories para sa wardrobe mo. Wala akong pera, Marga. Gamitin mo ang credit card niya. Na-authorize mo namang gamitin ayon kay Edward. Ayoko, parang nanakawan ko to. Pinabibili ka nito ng mga damit kamo. So gawin mo. Kahit na mag-shopping tayo maghapon, mas mahal pa rin ang singsing na suot mo. Wala akong ideya kung magkano ito. Ayaw sabihin sa akin ni Edward. Naging mapilit si Marga. Dinala nito si Diane sa beauty parlor. Pinaputulan niya ang hanggang bewang na buhok nito ng kaunti. Hanggang balikat para huwag daw itong magmukhang probinsyana. Pinaturuan ang tamang pagme-makeup. Alalang-alala naman si Diane. Ako ang bahala, ani Marga. Alam ni Edward na kapag ako ang kasama mo, aabutin tayo ng maghapon. Nang mapadaan sila sa isang art gallery, may isang painting na kapwa nila nagustuhan. Isang seascape kung saan umahalik ang mga alon sa isang mabatong dalampasigan. Nagpaalaala si Diane sa Isla Playa. Napaka-realistic nito na parang basa ang surface ng canvas. Gusto mong pumasok sa loob? Tanong ni Marga. Huwag na, ayokong malaman na hindi ko kayang bilhin ang painting na yan. Tama ka, at marahil ay umuusok na sa galit ngayon si Edward dahil wala pa ang minamahal nitong sekretarya. Nag-dinner silang tatlo ng gabing iyon. Sinabi ni Marga sa kapatid na malaki ang nagastos niya sa credit card nito para ipamili si Diane. Nagkibit-balikat lamang ang milyonaryo. Ngunit hindi maganda ang tinging ipinukol nito sa sekretarya na noon ay tila biglang namutla. Kinabahan si Diane. Inihatid nila si Marga sa airport dahil papuntang Cebu ito para sa isang kaso doon. Nagsimula namang magpanik si Diane nang ihatid na ito ni Edward sa kanyang tirahan. Nagpaliwanag siya tungkol sa credit card. Isasauli ko ang ilang mga damit, aniya. Babayaran ko sa iyo ang hindi ko maisasauli, pati yung ginastos sa beauty parlor. Hindi nag-aksaya ng panahon si Ate Marga para turuan kang maging isang manalo. Amused na wika ni Edward. Keep the clothes and everything you bought. Noon ko pa kasi sinasabing mag-shopping ka eh. Sorry talaga, Edward. Pagkapahin mo na lamang ako at amanos na tayo. Nakangiti na saad ng binata. Nagtimpla ng kape ang dalaga at naghain ng merienda. Huwag mo na lamang uuliting umalis sa opisina ng walang kapalit. Nahirapan ako nang wala ka. I know, kailangan mo ako bilang sekretarya. Kaya tapusin na natin itong pagpapanggap na magkasintahan tayo. Huwag kang kasisiguro. Nagbababalang tinig ni Edward. Don't forget that you're wearing my ring. Huwag mo akong babalaan na baka seryosohin kita, Edward. Walang panganib, alam ko. Dahil isang napakahirap na kapalaran ang magpakasal sa'yo. She intended it as a joke, pero tila hindi ito nagustuhan ni Edward. Wala pang nakapagsabi sa akin ng ganyan, Diane. Ikaw pa lamang, at palalampasin ko ito sa ngayon. Parang nakasasakit na katahimikan ang tinig ng lalaki. I was only joking, pikon ka pala. Hindi sila naghibuan ng ilang sandali. Ang malas mo talaga, Edward. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka marunong magmahal in the true sense of the word. Pero ako, at least minsan ay nagmahal ako ng tapat, at ako ay minahal din ng tapat. Oo nga pala, ang boyfriend mong nawala na nasa larawan. Was he a good lover? Ano nga pala ang pangalan nito? Jonas, walang nangyari sa amin pero mahal namin ang isa't isa. Hinintay naming makasal muna sana kami. You mean, hindi mo na ibigay ang sarili mo sa kanya? Nagtataka na tanong ng binata. It's none of your business, pero sasagutin kita. Hindi. Tss, what a waste of time. Napailing ang milyonaryo. And then kumilos si Edward. Biglang-bigla kaya hindi nagawang kumilos ni Diane. Bago niya napansin ang balak ng lalaki,
Nahapit na siya nito palapit sa kanya. Humaplos ang mga kamay ni Edward sa braso niya at nag-init ang mukha ng dalaga. Binalak niyang kumawala, ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko, Edward, and leave me alone. She found it difficult to breathe with him so close to her. Marahang dumampi ang labi ng binata sa labi niya. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakukuha ang isang babae, ano? Hindi. Because of that, isa kang hamon sa akin, Diane. Palagi mong ipinahihiwatig sa akin na untouchable ka, ngunit hindi ako naniniwala. You are vulnerable and human, like everybody else. Nagkakamali ka. Feelings don't die with a loved one. Nahihimlay lamang ito. Hindi ikaw ang magpapatunay nito sa akin. Binitawan siya ni Edward. Tama ka, at tama rin ako. Ikaw ay isang parang malamig na makina na walang pakiramdam. Isang kaso ng puppy love, at akala mo'y kung sino kang expert para sabihin sa mundo kung paano ang magmahal. Dinampot ng lalaki ang kanyang jacket at tumayo. Malamig pala ha? Galit na galit si Diane. Humanda ka, Edward, dahil may leksyon kang dapat na matutunan. Wika ng dalaga. Nakatayo sa gitna ng living room si Edward. Inihagis nito ang hawak na jacket sa isang silya at humalukip-kip. Tuturuan mo ako ng leksyon? Go ahead, at handa ako sa nais mong gawin. Wika ng binata. Tumawid sa sala si Diane, huli na para umurong. Naibigay na niya ang hamon na tinanggap ito ni Edward. Kapag hindi niya naisagawa ito, pagtatawanan siya ni Edward at hindi siya patatahimikin ito. She looked up into his eyes so dark now with desire. Inilagay niya ang kamay niya sa batok ng binata. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumapit siya sa lalaki of her own free will. Tumayo siya sa harap nito na parang pinag-aaralan ang mukha nito. The laugh lines around his eyes. Ang ilang puting buhok na nagsisimula ng lumitaw sa may noon nito. He had always been a very handsome man. Sa loob-loob ni Diane, maturity hits him. Alam ni Diane na kahit umabot na sa 55 years old si Edward, ay madadala pa rin ang ilang kababaihan sa milyonaryo. May mga puti ka ng buhok? Bulong ni Diane. Tumaas ang kilay ni Edward. Stop the dilatory tactics, Diane. Akala ko may ituturo ka sa akin. She breathed deeply bago tumingkayad ang dalaga. Hinila niya pababa ang ulo ni Edward at hinalikan niya ito sa mga labi. Hindi kumilos si Edward. Hinayaan niyang halikan siya ng dalaga. Kinalimutan itong he should be the conqueror and not the conquered. She forgot her rules. Hindi siya maaaring pagtawanan ni Edward. Inilapit ni Diane ang kanyang katawan against him. Kinubkob ng kamay niya ang buhok ng lalaki at muling ginawaran ng halik ang labi ng binata. See, alam ko kung paano magpadala ng lalaki. So hindi ako malamig na babae na walang alam. It's late, may pasok pa tayo bukas. Good night, Mr. Manalo. Saad ng dalaga na nahihiya sa sariling kumalas kay Edward. Sa pagdaan ng mga araw, pinananabikan ni Diane ang pagdating ni Edward sa opisina at hindi dahil sa trabaho. Gusto niyang palaging nakikita ang lalaki at maging malapit dito. Hindi ito maaari, madalas niyang sabihin sa sarili. Ngunit alam niya kung ano ang nangyayari sa damdamin niya. She had fallen in love all over again sa isang lalaki na may puso na hindi pa nabibihag ng sino mang babae. Kung may puso nga ba si Edward Manalo? Nang pumayag siyang magpanggap na nobya ng kanyang boss, nasabi ni Diane sa sarili na hindi kasama ang kanyang puso sa usaping iyon. Huwag mo lamang sasalingin ang puso ko. Aniya noon kay Edward, at natitiyak kong walang mangyayari sa atin. Sinaling nga ba ni Edward ang puso niya? He had not even tried to charm nor seduce her. He had done it all unknowingly, and he would be horrified to know what he had done. Well, hindi kailanman malalaman ito ni Edward. Inilihim niya ang kanyang pagmamahal sa boss niya. Isa siyang professional secretary, at ito lamang ang papel na gusto niyang gampanan. Naging mahirap ang sumunod na araw, habang inihintay nila ang final decision ni Akiro Cruz tungkol sa binibili ni Edward na computer programming company nito. And all this time, panayang punta ni Sandy sa opisina para yayain si Edward kung saan-saan. Hindi naman makatanggi si Edward. Hindi malaman ni Diane kung ine-enjoy ito ng lalaki o pinagbibigyan lamang nito ang anak ni Akiro. Kung ano man ang totoo, hindi na ito mahalaga. Ikasasakit ng puso ni Diane ang bawat pagsama ni Edward kay Sandy.
natigagal siya sa sakit na nararamdaman niya. Inaaliw niya ang sarili sa pag-iisip sa mahabang linya ng mga babaeng nagdaan sa buhay ng binata. Isa lamang si Sandy sa mahabang listahan, she reminded herself. Ngunit ang mga anyo ng mga ito ay malabo sa gunita ng dalaga. Magkakamukha sila anyway. They were all beautifully cold. Bawat lalaki ay may nakaraan. Wika ni Rachel sa kanya. Hindi na mahalaga sa kanyang nakaraan ni Edward kung nakatitiyak lamang sana siya na siya na ang magiging kapalaran nito. Ngunit kapag natapos na ang pagpapanggap nila, babalik na si Edward sa kanila sa mga nagagandahang mga babae tulad ni Sandy na marunong sa mga alituntunin ng Game of Love. Tulad ni Edward na naniniwala sa pleasure for tonight without concern for tomorrow. At alam niya na hindi siya kasama sa babae na magugustuhan nito. Umula ng malakas ng hapong iyon bago sila nakalabas ng opisina. Matagal at malakas ang hangin at ulan at tila nauuwi sa bagyo ang masungit na panahon. Nang lumabas sa gusali sina Edward at Diane, ay hindi sila makalapit sa sasakyan ng lalaki dahil sa lakas ng hangin at tila ililipad sila. Napilitan silang bumalik sa gusali. Basang-basa ka na! Ani Diane at pinunasan niya ng panyo ang mukha ni Edward. Sinalo ng lalaki ang kamay niya and the fire diamond flashed under the light of the elevator. Ilang sandaling tumitig si Diane sa mga mata ni Edward and wondered kung nakikita nito ang kanyang iniisip at alam nito kung gaano niya kamahal ito. Then, binitawan nito ang kamay ni Diane. She turned towards the door nang bumukas ang elevator at natigilan si Diane. Nakaharap sila sa penthouse floor ng gusali at hindi sa executive suit ng kanilang opisina. Dinala siya ni Edward sa love nest ng lalaki. Huwag kang hibang, sabi ng dalaga sa sarili. Of course, dinala ka niya dito dahil may kwartong matutulugan. Hindi ka naman pwedeng matulog sa ibabaw ng mesa, hindi ba? Kailangan magpatuyo ka ng kasuotan. Baka mapulmonya ka. Kailangan kita sa opisina. Wika ni Edward. Tinanggal ni Diane ang jacket niya at tumingin sa paligid. So ito palang infamous love nest. Aniya sa sarili. Binuksan ni Edward ang isang silid. Nariyan ang bathroom. Gamitin mo. Napakalaki ng kamang nasa kwartong iyon. Alam ni Diana sa boss niya ito. Iahanap kita ng maisusuot. Hindi ko nga lamang alam kung may kasya sa iyo. Hindi tumutulang dalaga. Basang-basa ang suot niya. At giniginaw na siya. Sinikap niyang magpatawa. Wala bang naiiwan dito ang isa sa mga guest of honor mo dito? Wala. Kung mayroon man, hindi ko ipapasuot sa iyo. Napahiya si Diane at nakagat ang ibabang labi. Hindi yata maganda ang dating ng biro niya. Sorry, nakakaabala yata ako sa iyo. Huwag ka nang masyadong maimik. Mag-shower ka na lang at magbabad sa bathtub kung gusto mo. Nagkalkal sa kanyang drawers ang lalaki. Paano ka? Basa ka rin ah. Pagkatapos ay namula si Diane at umasa siyang hindi iisipin ni Edward na nagpaparamdam siya ng paanyaya para sabayan siyang maligo nito. Hindi sumagot si Edward. Pumasok na sa banyo ang lalaki. Napakaganda ng bathroom. Mas malaki pa sa isang kwarto at may whirlpool tub na pwedeng magkasya ang apat na tao. Kulay gold ang mga gripo at sa itaas ng tub ay may mahabang ceiling mirror na napapaligiran ng spotlights. Mainit ang tubig mula sa shower at naging napaka-relaxing ito sa mga muscles ng dalaga. Ang sarap nga palang magbabad doon. Nagmadali siya dahil naisip niyang baka gusto ring mag-shower ni Edward. Isinuot niya ang robe na iniwan ng lalaki sa kama. Inabutan niyang nagbubukas ng champagne si Edward sa living room. Tapos ka na bang mag-shower? Inabutan siya nito ng wine glass ng champagne. Anong okasyon? Isang special day na tulad nito. Special? Are you reading for your kissing exam, Diane? Umupo sa makapal na carpet si Diane. Naupo naman sa tabi niya si Edward. There is no pretending now. He began to kiss her. Natunaw naman si Diane sa mga bisig ng binata. Hindi na siya immune ngayon sa charms nito. Higit kang mahusay mag-respond ngayon. Masuyong bulong ni Edward. Mabilis kang matuto, Diane. Biglang nag-init ang pakiramdam ng dalaga. Naging hibang si Diane para isiping ang pagmamahal niya kay Edward ang susolve sa sitwasyon. Iniibig niya ang lalaki at ang kaalamang hindi siya iniibig nito ay dapat sanang pumigil sa kalokohan niya. Maging kaligtasan niya ito. Alam niya ang pinaglalaroan lamang siya ni Edward. Ngunit ang mga babalang ito
ay hindi na tumatalam sa kanya ngayon. You're so sweet, Diana. She closed her eyes and basked his words. Hindi siya halos makahinga. Pakakasal ka ba kay Sandy Cruz for the merger? Alam mong hindi ako naniniwala sa kasal. Hindi sagot yan sa tanong ko, Edward. I don't want a half-spoiled, vain, empty-headed woman. But she is so beautiful. And so you are. Edward! She is beautiful, pero after 10 years, maiinis na ako sa kanya. So, hindi mo pala siya pakakasalan? Hindi. So please stop talking, Diane. She stopped talking, but not for so long. Sabi ng mga psychologist, ang lalaking takot sa kasal ay maraming tinatago. Ayaw nitong malaman ito ng babaeng pakakasalan nila. Dahil baka iwanan nito pagkatapos. Nagkibit balikat si Edward. Wala namang perfect na tao. Pero Edward, anong nangyayari sa atin? I want to love you. Muli itong lumapit sa kanya. Mabibilang na sana ng dalaga ang mga pilik nito. Kung hindi lamang siya masyadong excited and almost breathless with strange emotions. His lips were warm on her lips. He seemed to have absorbed all her strength dahil hindi na nanlalaban si Diane. She became pliant in his arms. Bumukas ang robe na suot niya. God, but you are the loveliest woman I have ever seen. Wika ni Edward. Nang haplusin ng binata ang katawan niya, ay wala ng willpower na natitira pa kay Diane para tumutol. Ang bawat dantay ng kamay ni Edward ay naghatid ng kuryente sa katawan ng dalaga. It made her breath fast and painful. Ginising nito ang bawat nerve ng kanyang buong katawan. You promise not to seduce me, bulong ni Diane. Pero halos hindi niya marinig ang sariling tinig. Buong pusang nilapit ng binata ang labi nito sa kanya. Kinuyom ni Diane ang kanyang kamay para paglabanan ng tensyon. Nagsumikap siyang huwag bumigay. But she heard his voice again. I want you now, Diane. I want you too. Biglang nabigkas ng dalaga. Pagkarinig niyon, ay malayang na ipadama ng binata ang pagmamahal sa dalaga. Tell me you love me, Edward, please. Pero pinatahimik ni Edward ang kanyang mga labi. I need you, Diane. Isang pakiusap, isang pahiwatig ng pag-ibig. Gustong ibigay ni Diane ang kanyang kabuuan kay Edward. Heart, body and soul, kailangan niya si Edward. To have him close to her, to know na walang ibang babae sa lalaki, sa mga sandaling iyon kundi siya. Kanyang-kanyang lalaki, even just for these few precious moments. Isang kahibangan, pero tao lamang siya at nagmamahal. Iyong iyo ako, Edward, bulong niya. The moment has finally come. Malaya nilang pinadama sa isa't isa ang wagas nilang pag-iisa. Nang humupa ang dark side of desire, umiyak si Diane. Wala na akong ipinagkaiba ngayon sa kanila, no? Malungkot na sabi niya kay Edward. Mayroon, Diane. Malaki. Ano? Isa kang buo. Bagay na dapat sana ay sinabi mo muna sa akin. Hindi na ito mahalaga ngayon. Sa akin ay mahalaga. Bakit? It made you so sweet and innocent that I can help falling in love with you. Edward, mahal mo ba ako? I've always loved you, I think. Hindi ko nga lamang gustong tanggapin agad ito. Pero una pa lang, mahalaga ka na sa akin. At ibang-iba ka sa mga babae na nakilala at nakasama ko. Mahal din kita, Edward. At handa akong ilaban ka kahit kanino. Naiiyak na wika ng dalaga. Wala kang dapat ilaban. Dahil umpisa pa lang, panalo ka na. Malambing na saad ni Edward. Bago ginawaran ng halik si Diane, na buong puso naman itong tinugon. Nabigla ngunit naging masaya ang lahat. Sa Manalo Group of Companies, nang ihayag ni Diane ang kasal nila ng kanyang executive secretary na si Diane Miranda. Anim na pribadong lansya ang humakot ng mga kawani para dalhin ang mga ito sa Isla Playa kung saan idaraos ang kasal. Itinoon nilang Sabado ang araw ng kasal para walang trabaho. Napuno ang cottages ng isla dahil as usual, naroon din ang buong angka ng mga Manalo. Kumpleto hanggang sa kaliit-liit ang mga anak ng mga ito. The wedding was held at twilight and Diane carried a bouquet of white ivory flowers na matatagpuan sa isla lamang. The magic of it all was that fireflies clung to these flowers at twilight and all through the night. Kaya ang bouquet ni Diane ay kumikinang sa mga alitap-tap na nakadapo sa mga bulaklak nito. Kahit na nang ihagis ng babae ang bridal bouquet, hindi bumitiw ang mga alitap-tap.
isang magic ng isla sa loob-loob niya. Happy? Tanong ni Edward nang nasa cottage na silang dalawa pagkatapos ng wedding reception. I've never been so happy in my life, Edward. Akala ko padadalahan mo ako ng roses pagkatapos mo akong angkinin sa love nest mo. Ani Dayan ang nagkukwentuhan sila. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kakaiba ka? Mahal na mahal kita, honey. I thought I would never really get married. Pero hindi ako nag-atubili sa'yo, Dayan. Dahil alam mong mahal kita at sa'yo lang ako. Malambing na saad ni Dayan sa asawa. Siya nga pala, tumawag si Sandy mula sa California. She sends you her best wishes. Ano nga palang nangyari sa inyong negotiations? I am going to be the new owner of the computer programming company dahil ipinagbili na nila ito. Ginawa na ng aking abogado ang necessary papers. Kahit na walang merger? Well, sa'yo na ako na-merge. May magagawa pa ba si Sandy? Nagtawanan sila. Minsan pa ay pinagsaluhan nila ang init ng kanilang pagmamahalan. Nang finally ay naidlip si Diana, she wondered with her last conscious thought kung hindi siya nangangarap lamang. Kinabukasan araw ng Linggo, umuwi na sa Maynila ang mga employees ng Manalo Group of Companies na nag-attend sa kasal, all travel expense paid. Sa araw ng pagpipirmahan sa sale ng computer programming company, dumating sa opisina ng Maynila si Sandy Cruz at naging maayos naman ang pirmahan. Ilang buwan pa ang lumipas ay isang balita ang nagpasaya kay Edward ng sobra, ang kaalaman na buntis na ang kanyang asawa. Ngunit naging delicate ang pagbubuntis ni Diane sa panganay nila, kaya sinabi ng doktor na kailangan ng asawa ang isang tahimik na atmosphere, ang complete rest. So kumuha ng isang buwang bakasyon si Edward at nagtungo silang mag-asawa sa Isla Playa. Dito, tanging sentro ng atensyon ng lalaki ang kanyang asawa. Araw-araw ay namamasyal sila sa dalampasigan, namumulot ng seashells, namamangka, nangingisda. It was simply paradise. At sa gabi, napakaligaya ng kanilang mga gabi. Wala silang pagkasawa sa isa't isa. Isang gabi habang namamasyal sila sa dalampasigan, ay isang sorpresa ang binigay ni Edward sa asawa. Natigagal si Daya nang makita niya ang painting, ang seascape na nakita nila noon ni Marga. Binalikan niya ito para bilhin nang nagkapera siya pero wala na ito. Ang painting! Ang painting! Binili mo ang painting? Sabi ni Marga ay gustong gusto mo ito. You are so thoughtful, love. Yumakap siya sa asawa. Ilaan ang painting na yan dito sa cottage na ito. Tulad ng pagiging laan mo sa aking buhay, Dayan. I love you, Edward. I may not be a perfect husband at times. I may be mean and have ugly moods. Pero stand by me, love. Please, wag mo akong babalaking iwan. Kahit kailan ay hindi ko gagawin yon, mahal ko. Ibibigay kong lahat sa iyo ang kaya kong ibigay, Dayan. Isa lamang ang kailangan ko, Edward. Ang iyong tapat na pag-ibig. Nasa iyo na ito. Hanggang kailan? Hanggang kailangan mo ko. Hanggang mahal mo ako. At hanggang sa huling buhay ko, ay ikaw lang mamahalin ko at ang ating mga magiging anak. Nang kabuuan na ni Dayan, ay halos nataranta ang lahat, lalo na si Edward. Pero labis ang kasiyahan nito nang masilayan niya ang munting anghel na bunga ng pagmamahala nila ng kanyang asawa, ang anak nilang lalaki. At dahil sa Isla Playa ipinanganak ang panganay ni na Edward at Dayan, ang binigay nilang pangalan sa napakagwapong baby boy nila ay John Patrick. At tulad sa isang fairy tale, they lived happily ever after. Si Edward, si Dayan at si baby Patrick sa sariling langit ng kanilang tapat na pagmamahalan. Hindi nga talaga kayang tutulan ng puso kapag tumibok na ito. Gaya na lamang ni Edward na kahit na maraming babae ang umaaligid sa kanya, ay sa iisang babae pa rin na natili ang puso niya. Ang babaeng nasa tabi na niya sa hirap at ginhawa. At napakaswerte niya dahil tanggap ng asawa kung sino siya at ano siya. At handa siya nitong damayan sa lahat ng pagsubok na darating sa kanila. Kaya pinapangako niya na tatapatan niya ito ng tapat at wagas na pagmamahal kasama ang kanilang anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod na series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.